What is up, cyberspace? Welcome back dito sa podcast series natin. This is Dog Brock Radio, your Sunday habit, your favorite podcast in the Philippines. Dito sa Dog Brock TV, it's a rainy afternoon and as we record this, sobrang solid lang ng araw na to. I mean, it's been an amazing day. We ate a lot of gulay and we had a bond with this group. Kasama natin ngayong araw with more than 300,000 subscribers sa kanilang YouTube channel. 1 million views per day ang hinahakot ng kanilang collective single na Pajama Party. Nasa Spotify, iTunes, Apple Music at sa lahat ng digital streaming platforms na rin sila. And they are gaining a lot of monthly listeners worldwide. Cyberspace. Dito sa Dog Brock Radio, kasama natin 1/5 of 1096 gang. Let's all welcome Polo P. Hey! Hello, kamusta? Bago energy oh. Oo nga eh. Kamusta tal? Ayos lang, mabuti naman. Ang saya kasi nakita ngayon. Yeah. Ako mayan pa kita kasi parang dati lang, di ba? Ano yung dati? Parang may galit ka sa akin dati. Hindi, nakakatawa kasi may hilig akong magmasid nga. Ang sarap din. Kasi, di ba? May mga nakikita ka tapos... Connected na tayo ngayon. Tapos nagkakasalubong na kayo ngayon. Galing, no? Galing ng universe galing. Gawin yung bagay na ginagawa niya. Oh, ang galing. 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 Oh, din. Galing. Kamusta ka? Kamusta ang buhay? Mabuti naman. May mga nagbago eh. Kamusta ang Polo P after a hit song? Polo P pa rin. Yeah? May mga nagbago lang sa paligid. Pero still, ito pa rin ako. Oo. I'm glad that you are having this kind of attention. Ikaw at ang grupo mo. With Young Wise, Lucy J, Ghetto Gecko, of course, and the Goodest. I'm glad. Kasi you deserve it. Ikaw, kayo. Shoutout to Kurt, syempre, who directed the video, the visual creative behind it. And of course, all the people behind the song. Pero, Polo, deserve nyo. And I'm happy. I'm happy. And I'm glad na nandito ka sa podcast ko. First Sunday of February and of this year, 2021. At isa na namang 1096 ang nandito. Isang baliw na naman na lumabas sa Mandaluyong para makausap nyo. Pabalik din mamaya. Babalik ulit mamaya. Kukompletuin pa yung turok. Pa, ano. Okay. Mabilis lang. Ano, bakit ka naghubad sa video ng Pajama Party? Ano ba sabi setup nun? Nila, okay. Kulitan daw. Okay. Kulitan. Kulitan lang pala eh. Di ba? Makulit ka na ba? Diba? Ayun, ginawa ko yung mga gusto ko. Okay. Yung mga bagay na nakikita rin naman ng tropa mo. Oo. Ng mga tao sa labas nyo na ikaw yun eh. Mm-hmm. Diba? Pag lumabas ka, ano, minsan lalabas ka, nakabakser ka. Diba? Mm-hmm. Ganun eh. Diba? Yung lugar natin yun eh. Ikaw yung normal na ganun. Oo. Ganun. Tapos sabi ko, okay naman. Gusto ko rin ng ganito. Siguradong may mga matutuwa. Oo. Pag may ganito. Uh-oh. Tao. Kasi alam nila may mga tropa rin silang ganun. Oo. Diba? May makaka-relate. Oo, ganun. Kaya mo siya ginawa doon. Mm-hmm. Saka, ano eh, may nag-direct. Pero, spontaneous. Para sa akin, hindi lang si Kurt yung director namin. Mm-hmm. Kami lahat director eh. Exactly. Kasi kung makikita nyo minsan, pag gumagawa kami ng mga music video, may bubulong dyan. Dito ka, kaliwa ka. Oo, ganun ka. Ganyan. May blocking kayo na nangyayari during the shoot. Meron. Kaya yung cypher na akala nila, makikita nyo na ano eh, hindi to basta-basta kung pagmamasdan mo maigi. Hindi siya basta-basta. Naakala mo lang pinlay lang dyan tapos sige, play ano na. Umaandar kayo. May mga part na umaandar kayo. Parang may skateboard. May sinasakyan ako dun. Oo. May sinasakyan ako dun. Totoo ba? Oo, hindi ka nagtitiptoe na gumagalaw lang pa. May sinasakyan ako dun. Okay. And then
Ayun, sas nagulat ako yung trip namin, yung katuwaan lang ng kalamot. Tropa lang na nagplay ng maliit na camera. Mm-hmm. Yung pag-upload, ilang million. Oh, isang as million. We speak ngayon, nasa 15M and then everyday 1M yung nadadagdag. Oo, ang dami na palang taong may gusto nun. Paglabas ko ng bahay, may makikita akong nagpiplay. Paulit-ulit na. Tapos, nagbabike ako eh. Uh-oh. Mahilig ako mag... Ano, ngayon, bike ko, Pixie. Oo. Medyo trillion. Oo. May mga nagpiplay sa jeep. Oo. Ayan, sa mga tricycle. Tapos pag naririnig ko yun, eh, gumagan-gan ako minsan. Tapos titingin sila, sino to? Mukhang tanga to. Ah. Mga ganun. Hindi nila alam. Ayun na pala yung... Isa sa mga artist. Oo. Yeah. Nakakatuwa. Ang galing din kasi yung music ngayon, yung music nyo may face na. Mm. Pero syempre pag nagbabay ka, may mask, di ba? Kaya meron. Hindi rin nila maano na ikaw yun. Ayun nga yung ano eh. Nagbike ka ba papunta dito? Hindi. Balo ko nga eh. Kaso umuulan nga eh. Okay. Pero ang ano ko ngayon, kailangan ko nang magbalot pag magbike ako. Yung hindi na ako kilala. Kasi kahit saan ako mag... Pulop yun na, may sisigaw. Tapos ano, lilingunin ko ba? Baka mabunggo ako dito kung lilingunin ko to. Oo din. You need to focus on the road also. Okay. Kailangan ko rin kung saan-saan pa akong kali na nagpapasok. Di ba? Oo. Kasi nga, nagdi-discovery tayo, bikers tayo. Oo. Nakatuwa rin na, ay, ganito pala yung street na to. Ay, may mga ganito. Ay, yung mga nakalakayan doon sa street nila. Mahilig ako mag-ganan. May grupo ka sa bike? Wala. Sa Minibelo, meron. Okay. Minibelo. Pero dito sa... Sa Fixie, wala pa. Eh. Mas... Di ko lang alam. Minsan feel ko kasi na mag-isa mag-bike. Kahit may grupo ako, hindi ko sila nakakasabay mag-bike. Ah, gets. Uh-oh. Tapos minsan parang nagpapahaging sila na, grupo ka namin, bike ganun. Nagbabike ka mag-isa, pwede ka naman, next time punta ka naman dito. Pero hindi ko na-feel na, ano, samahan ko pa sila. Mm-hmm. Sarap mag-bike na mag-isa eh. Totoo. Diba? Napakasarap. Pupunta ka sa Manila Bay, magkakapit. Yeah. Tapos may dadaan, si Polo po yun, picture, ano ba yan? Papahingan na ako dito eh. Titingin ako ng araw, ang ganda ng lubog. Uh-oh. Pero napakasarap din kasi may ganun eh. Hanggat maaari nga, yayain ko sila eh. Uh-oh. Na tara, usap tayo dito, kwentuhan tayo. Kasi may nakaka-appreciate sa'yo. Uh-oh. Nakikilala ka nila. At the same, yun naman din ang narrative siguro ng lahat ng artist na bago ka sumulat ng isang kanta at bago mo yan ispit sa mic, bago yan i-record at bago yan i-release, ang hangad ng lahat ng artist, mapakinggan yung ginawa na yun eh. Ngayon, nandudun ka na sa napapakinggan ka na eh. Pero ang challenge naman ngayon is, yung personal life mo, yung sarili mong lakad, paano mo i-detach sa fanbase and sa audience? Totoo. Katulad nung, nagulat nga ako, bakit ganito, ang dami nang nakikinig. Minsan may mag-chat na, sabog yung inbox mo, yung Gmail mo, sabog talaga. Hindi mo na makita kung ano ba dapat yung replyan dito. Mm-hmm. Ano ba dapat yung kausapin? Kung sino nga ba dapat kausapin? Ano dito yung kulit? Ano dito yung business? Tapos, yun nga, nakakatuwa. Pero, hindi ka, I mean, gaya niya may magpapapicture. Ano rin eh, no? Parang nakita ko rin, napansin ko rin sa'yo, okay lang din talaga. Okay lang din. Hindi ka napapagod kasi meron silang paghanga eh. Mm. Bakit mo itataboy palayo yung taong merong paghanga sa'yo? Alam mo nga minsan, ano eh, may mga nahihiya magpa-picture. Tapos nakikita ko na, ba't sila nahihiya? Ang gagawin ko, tara, picture tayo. Kukunin ko yung camera nila. Uh-oh. Tapos selfie tayo. Okay ka lang, salamat. Diba? Pero gusto talaga nila, hindi lang nila ma-approach ka kagad. Oh. May mga ganun eh, from afar, pinapalibutan ka, tinitignan ka, lahat ng gawin mo nakatingin, pero ang gusto lang naman din nun talaga magpa-picture. Totoo yung kuya. Mahirap lang sabihin. Minsan, naglalakad ako, may pakiramdam, di ba, na parang nakatingin sila lahat or may nakatingin sa akin. Baka may mata ka lang sa likod. Hindi ko nakikita. Okay. Nararamdaman ko yun eh. Alright. Kasi, totoo, peripheral. Nakikita mo. Kahit sa quantum mo. Physics, pag-aralan mo yun eh. Mm-mm. Tumatama yung mga dapat. Mm-mm. Diba? Mm-mm. Yun, nararamdaman ko. Saka, okay. Kailangan ko ng masanay. Masanay. Nilagay, anong una mong reaksyon nung, kasi before TikTok, pag-upload ng pajama party sa YouTube, kasi alam ko magkasunod yan eh, Ginto, ni Gecko, tsaka ni Goodist, sa channel ni Goods, tapos yung pajama party. Nung nakita niyong niyayakap na siya, mas marami ng taong nakikinig hanggang 100,000, 200, 300, half a million, nag 1 million, tapos nagkaroon ng TikTok. Bilang Polo P, anong mindset, anong mo noon? Anong
thought process mo nung nangyari na yun na parang iba na to ah. May ganun ka ba? Anong dating sa'yo? Hindi ako nagulat. Okay. Hindi ako nagulat. Napangiti ako. Tapos sabi ko, nangyayari na. Minanifest mo na siya matagal na? Na-envision mo na siya? Hangarin kami sa grupo namin na balang araw, darating tayo sa ganito. Ito na yung balang araw. Wow. Inaccept namin, yun. Ito na yun. Ito na yun. Ito na yung unang hakbang dun sa mahabang laban. Oo. Ito na yung ano ba, yung panimula. At kilala na kami. Kasi ginagawa namin to dati pa lang. Mm-hmm. Pero iilan lang yung nakakaalam. Sigurado, may mga manonood dyan. May mga nanonood dyan na alam na nila. Kilala na nila kami. Dati pa. Nakita na nila kung yung paghihirap namin, yung paano namin sinusulat to, paano namin na-record to, ano ba kinakain namin, yung pawis, yung mga proseso bago namin mailabas yung video at bago maisulat nga. Yeah. Yun nga. Yung katas, sila yung unang nakakita nun. Ngayon, masaya ako dahil dumadami na lalo yung nakaka-appreciate. Oo din. Sobrang dami. At tanggapin na nila na halo-halo na yung hip-hop. Oo. Kailangan. Dapat ibang tunog yun. Yeah. Hindi mo sabihin na porket ganito ka, hindi hip-hop. Dapat ganyan lahat. Yeah. Oo. Na porket ganito suot mo, dapat ganyan lahat. Suotin mo yan kasi ito yung nakalakihan ko. Hindi. Magmasid ka sa internet, mag-search ka kung ano yung itsura ng bawat bansa. Kung anong tunog ng bawat bansa. Kung anong tunog ng bawat lugar nila. Diba? Tignan mo yung itsura nila, yung sinusuot nila, at kung paano way sila ng pananalita. Ganun ang papatunayan mo. Iba-iba yung uri ng tao, pero isa yung utak natin. May isa tayong hangarin, may isa tayong minamahal na kultura. Mm-mm. Iba-iba lang tayo ng itsura. Mm-mm. Ibang channel lang yung paborito mong panoorin eh. Diba? Yeah. Ibang channel lang kasi pinili mong panoorin na ayoko niya, nabadoy niya eh. Itong channel ako. Pero hindi ibig sabihin kailangan mo yun i-hate o wag mo yun intindihin. Kahit sabihin mo na doon pa lang makikita mo na yung reaction ng tao kung sino siya. Yeah. Wag mong panoorin yung channel na yun. Ito mas maganda. So paano kung paborito niya yung channel na yun? Bumisita lang siya doon sa... Sinabihan mo siya na wag niya panoorin yun. Ano reaction siya? Yun na agad. Ito pala yung tao na to. Ganto pala to. Galing. Yun, sa bawat bahay na napasukan ko, sa bawat kalsada na naupuan ko sa inuman, mm-hmm. bawat nakausap kong tao, pumupulot din ako ng mga kaalaman. Iba-ibang practice, iba-ibang gestures. Iba-ibang araw-araw kung ano yung ginagawa nilang panimula. Pagising mo sa umaga, cellphone hanap mo. O kaya pagising mo sa umaga, magkakapik at yosi. Pagising mo sa umaga, matutulog ka ulit. Iba-iba. Oo, yun nga. Ang lalim mo, no? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Okay. Bilang Polo P, bigyan mo, pasilipin mo ako. Ay, nga pala. Shoutout sa lahat ng nanonood dyan sa live chat. Every time na nagpe-premiere ang bawat episode ng podcast, sobrang daming nanonood dyan. Tawag nila Dog Broken Chill, Sunday Habit. So, shoutout sa inyong lahat. Mamaya isa shoutout sa namin kayo ni Polo P. May mga, sa mga last videos, babasahin namin yung mga comment, isa shoutout sa namin kayo. And, ingat kayo dyan and huwag kayo mag-away-away ha. Manood lang kayo ng payapa. May mga nag-aaway minsan. May chill eh. Oo. Diba? Chill lang. Oo, dog broke and chill nga eh. Bakit ka galit? Huwag kang mga ngaway. Ginagawa mo na yan eh. Maiba naman. Oo, tama. Anyways, pasilipin mo kami, Polo P. Sino si Polo P? Bakit muna Polo P? Bakit Polo P? Polo P. Pangalan ko kasi Paolo. Okay. Tapos, 2016 ko ata siya nailabas eh, yung Polo P. Sabi ko, di ba yung mga rapper, yung mga artist, may mga tag name sila, may mga screen name sila. Rap names, yes. Paano kung tatawagin ko Paolo? Pag may tumawag ng Paolo, lilingon ako doon. Eh, paano kung hindi ako yung tinatawag? Oo nga. Okay. Diba? Gets. Diba? Kung saan ko naririnig yung Paolo? Oo. Sabi ko, Polo. Eh, meron ng Polo. Oo. Polo Robales. Lagyan ko ng P. Bakit P? P, ayun yung... Initial ng last name mo? Hindi. Hindi. Art name ko siya. Ginagamit ko siya screen name sa mga paint. Sa mga ganun. Okay. Sa graffiti. Sa graffiti. P.
Alam na nila. So, alam na nila ngayon. Yes. Dog Brock exclusive. Oo. Nako, ang galing, ang galing. Lumalabas. So, yun yung tag name mo pag nagbabaming ka. Yan, yung P. Yung P. Pero hindi ko na sasabihin kung ano pa yung sunod. Yeah. Tapos, dahil sa from Paolo, inisip mo nga naman, marami kang kapangalan, no? Hindi mo naman sinisi yung parents mo. Hindi naman. Kasi pinangalan daw ako sa sa biblical daw yun . Oo, yeah. Dapat Mark Paul daw Mark Paolo. Uh-oh. Sabi ko, okay din yun, dapat pinagsama, no? So, siguro, pinangalan ako sa saint. Oo. Diba? Sa saint. Kaya, siguro ganito rin yung pagkatao ko. Kasi mag-manifest kung ano yung pangalan mo. Nung bata ka pa lang, minsan tatawagin ka ng magulang mo. Totoo yun, tanga ka. Oo. Bobo ka. So, paglaki ng anak nila. Oo, ganun yung nasa ano isip. Ano mangyayari? Uh-oh. Na wala akong, wala. Wow. Amen. Sa lahat naman nanonood dyan na batang ama, batang ina, kung kakantihin niyo yung anak niyo, please, sa paraan na hindi babaon sa utak nila. Kasi kung sasabihin mong papagalitan mo yung anak mo, mm-hmm, sa way na masasaktan sila, mm-hmm, man, sarili mo yun. Lumabas sa iyo yun. Yeah. Totoo. Ikaw lang yung humuhubog nun. Totoo. Gawin mong best, palakihin mo yung anak mo na best na hindi mo nagawa nung bata ka. Or hindi nagawa ng magulang mo. Sa'yo. Na ginusto mo sana. Yeah. I like it. I respect that. Yes. Okay. So, naisip mo na screen name is Paolo P. So, Paolo P. Ilagay ako ng I. Oo. P. I. Para matigas ba Tagalog? P. Uh-oh. Binasa P. P. Yeah. Pero hindi naman yun yung P. I na ibig sabihin na iba. Okay, isang good. Isang nga P. Pero ang dami kong pangalan . Oh. Paolo P. Paolo ako. P. So, minsan may, tinatawag nga minsan Gecko . Gecko, tapos lumilingon ako. Oh. Ganun. So, ako na si Gecko ngayon. Oo nga, ang kulit nga. Tapos Hoy, minsan Hoy. Kapalengke, Pogi. Pogi, ang sarap bumili dito ha. Pogi, tawag sa akin ha. Pag Suki, ayaw mo. Ayaw. Pogi ayaw lang. Pogi, lumilingon ako. Ewan ko sa'yo. Okay. Silipin mo kami. Paolo P. Oo nga, ang galing ng may ay kasi Tagalog. Mm-mm. Sige, Paolo P, pasilipin mo kami, ano ka bilang anak? Anak? Kasi misteryoso yung karakter mo sa music tol, sa totoong buhay lang. And kaya ako to ginagawa kasi interesado ako sa'yo. And kaya ka nandito. Pasilipin mo, ano ka bilang anak? Anak ako? Nakikita ko sa mga magulang ko, nagagalit sila. Mm-hmm. Naiinis, bakit? Minsan nga, magtataka sila bakit may ganito kami anak? Oh, talaga? Oo, yun. Okay. May ganito. Gantong edad, wala pang ganto. Di ba? Kasi ganun . Uh-oh. Gantong edad, wala ka pang ganto. Di ba? Mm-hmm. Dapat, ganyang edad mo, nandito ka. Okay. Ganto ginagawa mo. Kasi ayun yung expectation ng mga tao. Kasi ayun yung nakikita nila sa paligid na dapat ganto. Oo. May ganyan. Kasi kung ano lang yung nakikita kasi ng tao, ayun yung ina-adapt nila . Yeah. Yung kinukuha nila na akala nila ito na yun. Mm-hmm. Pero paano kung pumunta ka dito sa mga bagay na hindi mo pa nakikita? Ay, parang, wow, may ganito pala. Mm-mm. Ganyan pala. Ayun, natatanggap na nila ngayon na... Bakit? Mas naiintindihan ka na nila. Oo, naiintindihan. Sa una, mahirap . Pinaglabang ko na maging ganito ako . Oo. Kaya mahal na mahal mo yan . Ito ako . Oo. Ito ako. Sa ayong man o hindi, palayasin mo man ako o hindi, ito ako. Maglalakad ako sa kalsada na ganito ako. Wow. Hindi man ako kumain, hindi man ako uminom. Wow. Walang tumanggap sa akin. Ito pa rin ako. Niyakap mo kung ano ka? Niyakap ko. Mas pinabuti ko hanggat wala akong natatapakang tao. Nice. Hanggang sa unti-unti nilang naintindihan? Ayun. Sa, sa bahay magsisimula yung pagbabago . Totoo. Kung gusto mong baguhin yung mundo, baguhin mo yung mga tao sa paligid mo, simulan mo sa bahay nyo. Yeah. Kasi yung iba, leche sa bahay, kaya lalabas sila. Leche sa bahay, ayoko na sa bahay. Maghanap sila ng peace sa labas. Maghanap ka ng peace sa labas. Yeah. Labas, sama. Labas ang war zone. Dapat ang bahay ang peaceful, di ba? Pahinga mo yun . Oo. Doon ka kumakain, nakataas yung paa mo . Oo. Yeah. Doon ka nagpapasingaw ng baho mo ng paa . Pag tinanggal mo yung medyas . Na ayaw mo ipaiwan sa iba . Yeah. That's your safe haven. Oo, yun nga. Sanctuary mo yun . Komportable mo. Doon mo kayang gawin lahat na hindi nalalaman ng iba. Oo. At kung sino yung taong nakakita nun, dapat
sila yung unang makakatanggap. Sila yung kakampi mo? Oo. Sila yung nakakaintindi? Oo. Kaya nga, may mga kabataan na mas gustong pumunta sa kalsada, mag-take ng ganito, ng ganyan, kasi nga, di ba, doon nakukuha nila yung mga barkada na tumatanggap. Eh, paano kung walang ganito? Asan na yung barkada? Di ba? Oo din. Paano kung wala kang nabibigay sa mga tropa mo? Pag nambuburaot sila, nasan sila? Diba? Wala. Yeah. Sa totoo lang, simula nung na-realize ko lahat yan, nabawasan ng tropa, ng kaibigan. Mm-hmm. Mm-hmm. Nabawasan, pero nakikita ko, ngumingiti yung mga magulang ko. Kasi naiintindihan ko na lahat ng mga... Sinasabi din nila. Kahit masakit minsan sa tenga eh. Pero subukan mong tanggalin mo yung block, yung nilalabang mo. Yung pride mo. Malaya ka lang. Ego. Tanggalin mo yung ego. Tanggalin mo yung ego. Yakapin mo bilang anak. Ay, anak ako. Oo. Sinasabi niya lang puro para sa akin. Ninuno ko to. Ito yung naglabas sa akin eh. Oo. Kahinggan ko kaya muna sila. Tapos saka ko himayin kung ano yung nakakabuti. Kailan ka naging ganyan? I'm interested eh. Kasi naging pasaway ka rin talaga ng bata. Sagad. Naglalayas ako eh. Okay. Layas ako. Uh-oh. Nag-aral ako sa FEU. Tapos ang ginawa ko dahil hindi ko gusto yung course. May course ako eh. Mm-hmm. Fine arts. Mm-hmm. Tapos sabi ko, ganito yung fine arts. Di ba? Kaya mahilig ka magpinta. Oo, mahilig ka magpinta, magsulat-sulat, kung ano-ano pa. Mm-mm. Tapos sabi ko, okay, naka-uniform. Papasok, naka-uniform. Yung mga classmate mo, uy, ang gaganda ng kutis nito, merong ibang lahi pa. Oo. Tapos, lalabas ako niyan, kain ako ng sisig ba sa likod. Uh-oh. Tapos may nakita akong isang bahay doon, parang abandonado. Tapos ang daming vandals. Sabi ko, alo, ang angas na ito. Tapos yung mga nakatambay doon, mga kakaibang nila lang. Oo. Ginagawa nila sa loob. Ba't dyan sila nagyayosi? Diba? Trap house pala. May mga bagay na may mga nagagawa sila doon na okay. Hindi pwede gawin sa labas. Oo. Lalo sa school. Oo, kasi magyosi ka sa school, balagbag ka. Sampalin ka ng din, no? Oo, patuhin ka na lang ng doon. Diba? Sabi ko, hindi pa to yung hinahanap ko. Yes. Naghahanap ako eh. Hindi ko lang... Hinahanap mo yung click mo. Oo, yung para dito ako. Komportable ako niyan kahit humiga ako, walang gagalaw. Ganun yung hinahanap ko eh. Mm-mm. Diba? Yun, nakita ako na ayos dito, napatambay ako lagi. Upo-upo. Kahit hindi ako kilala ng mga nasa loob. Mm-mm. Sino ba to? Ganyan. Mm-mm. Ang dahilan ko na lang kumain ng sisig, nagpapababa lang ako ng Pero nakikipakiramdaman ka na. Kanino kaya ako kukunik? Oo, tapos nagkaroon ako ng mga classmate na, ayun nga, ang tataas. Mm-mm. Mga, ayun nga, ang tataas. Pagpasok sa room, ang taas nila. Oo. Tapos, tamang trip ng vandals. Yeah, may artist eh. Malibot yung utak mo. Gusto mong ilabas lahat yun. Yes. Diba? Kasi yun yung course niyo eh. Oo. Creative course kayo. Kung may ayaw man o gusto, ilalabas ko yun. Diba? Yeah. Sulatan ko to na hindi mo alam, ilalabas ko yun. Kasi art yung para sa akin. So, hindi mo na matrack kung kailan mo nabago o naintindihan yung mga bagay. Pero, ngayon, I can say na talagang sobrang luwag lang ng puso mo at sobrang wala. Tinatanggal mo yung black. Tinatanggal mo yung itim, tinatanggal mo yung galit, tinatanggal mo yung iniintindi mo lang. Hanggat maaari, tinatanggal ko yung lilimita sa akin eh. Oo. Oo. Kasi, alimbawa, may mga trauma tayo eh, di ba? Galing din ako dyan eh. Trauma, mm-mm, depression, anxiety. Mm-mm. Wala akong matakbuhan kasi baka mahusgahan ako. Mm-hmm. Yung panahon na nadidepress ako. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, sino ba yung kasama ko sa kwarto? Sino ba yung nakakita sa akin pag umiyak ako? Mm-mm. Sino ba nakakita sa akin pag nangagalit ako? Sarili ko lang. Sino lang ayos sa akin? Sarili mo lang din. Tinilaan mo yung sarili mo sugat. Ayun nga. Hanggang ngayon pinapahilom ko siya. Respect ko siya that. Yeah. Iniintindi ko kung bakit ganun yung mga nangyayari. Oo. Instead na kainisan mo yung sarili mo, sisihin mo, maghanap ka ng sisisihin, iniintindi mo kung bakit. Oo. At kung paano mo siya mapagbubuti. Oo. Ang galing. Ayun nga eh. Kung nung bata ka, kung pinalaki ka ng magulang mo ng mga ganito, pinalaki ka ng magulang mo na ganyan, responsibilidad mo naman na palakiin yung sarili mo sa gusto mong paraan kasi nga, may utak ka na. Yeah. Nabigay na, tapos na sila sa, kumbaga nadala ka na nila sa finish line, bagong race na. Oo. Bagong league na yung sasalihan mo, bit-bit mo na yung sarili mo. Kahit makulit ako, pasaway ako, hindi ako nakikinig, pero still nakita ko yung gabay ng magulang ko.
na kailangan na ito, bigay kaya natin yung ganyan. Shout out sa parents mo, man. Like, man, mahal ko sila. Kung bakit ako ganito. I can say, yeah. I can feel it. Sobra. Nagpapasalamat din ako kasi naging ganito ako. At naging anak nila ako. Yeah. Ilan kayo magkakapatid? Ako lang. Okay. So, ang mga naging kapatid ko. Pinsan. Kaibigan. Hindi lang pinsan, hindi lang kaibigan. Mga kung saan saan ako lumapag, kapatid ko sila. Wow. Hanggat maaari may itutulong ako sa kanila na kailangan nila na, alam mo yon na kailangan ko ng ganito para makaproceed ako. Nakikita ko na pag binigay mo to, baka malayo pa yung mga biyahe niyan. Totoo. Malayo pa yung mararating yan. At pag narating niya yung gusto niya, siya naman yung mga tutulong sa mga bagay na gusto mo. Oo nga. Hindi ko hinihingi yung kapalit. Mm-mm. Pero baka may mga bagay sila na meron sila na wala ka. Oo. Ang galing, tutulong ka ng walang ine-expect na kapalit, pero nagbabaka sakali ka na mas mabilis mong mahahanap yung kailangan mo sa paggawa ng kabutihan, which is yung pagtulong. Galing. Kasi tinutulong ako ngayon sarili ko eh. Tama. So yung tamang tao, tutulungan mo rin para matulungan mo yung sarili mo. Oo. Ang pangit, para sa akin, ang pangit minsan pakinggan yung sarili. Makasarili naman to pag narinig ng iba. Oo. Makasarili naman to, pero si Polo P, hindi lang naman Polo P. Marami yung nasa loob ni Polo P, marami nasa likod ni Polo P. Wow. Totoo. Kung bakit ako ganito, marami yung nakausap na tao, marami yung nakaaway, maraming umintindi sa akin, marami yung naging tatay sa labas, marami yung naging kapatid. Ito ako ngayon, nakaharap nila. Yeah. Diba? At nire-represent mo oo. Silang lahat. Silang lahat. Gamit ang Polo P. Mga elemento, mga nakilala ko. Yeah, yeah. Ito yung mukha nila. Kung bakit ganito yung tattoo ko, yung mukha ko ngayon, at bakit ako ganito magsalita. Dahil sa kanila rin. Kaling. Marami pa tayong pag-uusapan after this break. What's up, Cyberspace? Maraming maraming salamat sa panonood dito sa Dog Brock Radio. Sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng mga aral at values as much as I did nung ginawa ko yung interviews na to. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe in this YouTube channel, Dog Brock TV. At mapapakinggan nyo lahat ng episodes ng podcast ko sa Anchor, sa Spotify, Google Podcast, at lahat ng podcast and music digital streaming platforms around the globe. Maraming maraming salamat again at balik na tayo sa episode. Ganda ng mga sinabi mo. Sa mga nanonood, sobrang solid. Maraming 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 salamat sa inyo, man. I-share nyo to, yung gantong klaseng content, maraming values to. First 26, 27 minutes of the episode, ang dami ko kagad na pulot dito sa kausap ko kay Polo P, of course. And man, so ngayon pa lang, sinasabi ko, grateful ako nandito ka at I can't wait to know more about you. Salamat din kasi nandito ako. Salamat. I can't wait. Ano? Ano ang sinabi mo kanina? I can't wait. I can't wait. Oo. Tapos? Na mas makilala kita. Na mas makilala kita. Oo. Oh, ayun lang din yan. Sinabi ko na. Gusto mo lang din ako makilala. Okay. Baka ikaw yung mag-interview sa akin mamaya. Hindi ko alam. Kamusta ka naman? Hindi, shoutouts din pala sa lahat ng ano. Shoutouts din pala sa lahat ng nanonood dyan sa live chat. And salamat sa inyo, man. Oo, kung hindi man. Dahil sa inyo, walang kwenta tong premiere. Siguro, ano rin, nakikita ko na masaya sila. Tapos love trip sila, ganyan. Kasi may mga kasama tayo eh. Oo, masaya sila. Masaya sila. Oo. Hindi lang dyan. Ito nakikita nyo, hindi lang... Mga kaibigan ko, na pamilya ko ng tinuring. Oo. Dito sa studio. Nakasama ko sa studio. Yeah. Masaya tayong ano eh, masaya kayong nagbabahagi kasi ng values eh dahil kayo nagmamahalan, kayo masaya yung pakiramdam niyo sa isa't isa. Syempre, sabi mo nga kanina sinimulan sa bahay. Ano ba mission? Pasayahin ang mundo, 'di ba? Hangga't maaari nga eh, gawin kong yung bahay ko kasi doon ako masaya eh. Oo. Palakihin ng palakihin yung bahay ko. Oo. Mas maraming tao dun sa loob. Iniisip ko, mag-iipon ako, bibili ako ng isla. Iye? Yeah. Yung isla na yun. Layo na nun tala. Man, isla yung na isla na yun, pwede ka dun, man. Salamat. Pwede ka dun. Pwede yung pamilya mo dun sa isla ko. Wow. Yung isla ng mga kaibigan ko, ng mga nanonood na sa tingin ko, magkoconnect tayo, gugustuhin kita, may matututunan ako sa'yo, pwede kang tumira sa isla ko. Oh, guys, invitation na to ni Polo P sa isla niya. Yeah. Kailan to, tol? Ano, pangalan ko nga 1096. Oh. Yung isla na yung 1096. 1096 Island. Mm-mm. Di ba, halo-halo. Hanggat gusto ko, sige, gawin mo yung trip mo dito sa isla na to.
pero dapat nakakapag-ambag ka sa community natin. Art form, value. Oo, yan. Benta ka. Music. Ng mga art mo. Oo. Basta. Hubugin mo dyan. Mag-ambag ka para sa kuryente. Mm-mm. Mm-mm. Sa kakainin natin. Mm-mm. Sa mga tubig, sa pakagawaan. Kumbaga may araw ka manging isda para mag-uwi ka ng isda. Oh. Ganyan. Man, ang sobrang solid ng pakiramdam ko kay Goodies nung nagkasama kami sa podcast last month bilang siya yung nag-open ng 2021 para sa Dogbrok Radio. Pero ngayon na nandito yung isa pa ulit na 1096, na ano na naman ako, man, na naiisip ko kung gaano kaganda yung buhay kasi ganun lang din siya kasimple sa inyo. Na wala kayong hatid na kahit anong galit, puot, inis, tampo o kahit na anong klaseng ganong enerhiya dito sa bubong, sa ilalim ng bubong na itong studio. Eh, kung bakit ako nandito, choice ko yun. Pinili ko na nandito ako ngayon. Salamat. Pinipili rin namin yung mga dapat kasama, dapat puntahan. Dahil alam namin na ayun kami. Kung pupunta kami sa mga lugar na nagbabatuhan ng bote, tamaan ako, kasalanan ko yun kasi nandun ako eh. Wow! Totoo! Yeah. Oo, Polo P. Pinili mong mapunta sa isang lugar, pinili mong makasama yung tao na to, pinili mong ikaw yun. Meron kang sarili mong pag-iisip eh. May sarili kang desisyon. Kahit paayain ka ng buong barangay, kung hindi mo trip, poprotektahan mo yung sarili mo, ayaw mo dun, pwedeng wala ka dun. Wow. Isan, hindi ko alam kung pagkakamali yun. Hindi ko alam. Pero nakapunta ako sa isang community dati. No? Tapos okay naman sila, mapayapa. Wala namang nagsasaksakan. Wala namang nagsusugal. Okay. Na illegal sa mata. Pero nagulat ako, may mga dumating na ganito, may mga dumating na ganyan. Bakit kami nandito ngayon? So masama kaming tao. Masamang tao itong mga kasama ko. Kung bakit ako nandito. Nakulong na ako eh. Okay. Okay. So nagtaka ako, bakit ako nandito sa kulungan na to? Uh-huh. Ibig sabihin, alam ko sa sarili ko, hindi ako masama. Malinis. Wala akong tinapakan. Yes. Mabuti ako. Yes. Pero bakit nandito? May rehas. Oo. Limitado. Ganto yung touring. Ganto yung touring. Preso pero ang touring. Pero nakakausap ko naman yung mga kaibigan ko, okay naman sila sa akin, ha? Di ba? Yung matagal na doon sa kulungan, kinausap ko, okay naman silang tao, ha? Ayun yung nakita ko, okay naman sila. Oo. Di ba? May tagatakal, yung may hawak ng bubugbog pag may pasaway. Oo. Okay naman sila kausap, eh. Kung bakit, baka kung bakit hindi ka lang nila gusto, may ginawa ka na. Lalabag sa sarili nila. Tama. Ang galing nun. So, kahit yung pinakasiga at pinakataga parusa sa pasaway sa loob ng kulungan, okay siyang kausap. Huwag mo lang labagin yung sarili niya. Hmm. Parang ganito lang yun lang... eh. Nasa loob ka ng hawla, ng leon. Oo. Pag nilagay ka doon, anong pakiramdam ng iba? Natatakot. Ito ko nandito. Puro leon yan. Pero pag nakawala lang yung leon. Oh man. Kahit malaya nandun ka, lang siya. Kahit nandun yung kulungan, tapos ilagay ka, hindi ka dapat matakot doon. Dahil leon, nakapanood natin na nangangain sila ng kapwa hayop nila, mananakit ng tao. I mean, malaya talaga yan, namubuhay yung tao sa mga hayop. Pero nagkakaroon ng limitasyon, di ba? Paborito lang nila. Pag pumunta ka sa bahay, paborito lang nilang hayop. Shih tzu, ano man, aso, pusa, ay yung typical. Ano kaya mag-alaga tayo ng mga bukod doon? Alagaan naman natin yung mga bumubuhay sa atin. Saan ba galing yung gatas? Saan ba yung galing yung gatas? Baka. O ano kaya kung alagaan natin sila? Di ba? Bigyan ng magandang lugar. I respect that, yeah. Sino ba nagbibigay ng itlog? Manok. Di ba dapat bigyan sila ng tamang lugar? O kaya? Maraming pagkain. Ano kaya kung lumaki pa yung itlog na yung... Di ba? Palaki mo muna kaya yun. Meron pa naman tayo makakain eh. Sa bakuran, pagtingin ko may malunggay pa pala. Pwede pa siguro to. Yeah. Sa madaling salita, kung kakainin mo yung isang bagay,
na alam mong may uuwi ang pasana to, ay may pakiramdam din to ha. May pakiramdam din to eh. Isipin muna natin kung mahubuhay ba tayo pag di natin sila kinain. Yeah. Or baka, hindi na natin kaya, mamamatay na tayo, kailangan na natin kainin. Pwede. Hanggat maaari. Alam mo yun, pahalaga natin yung buhay, men. Kung mahal mo yung buhay mo, mahalin mo rin yung may buhay. Sobrang lalim. It really makes sense. It really makes a lot of sense. Layo nga eh. Lumaktaw nga eh, no? Totoo. Hindi, na-appreciate ko lang din kasi na ganyang kaka-open. Na bilang unang beses tayong magkita, eh ganyan kakabukas sa akin at nagtitiwala para somehow eh pakinggan ko. And pinapakinggan kita at iniintindi ko. Isa siyang mundong malaya sa'yo eh. Yung lugar na kinalakihan ko, nakakatuwa kasi pagpasok ko dun, paglabas nila, eh si Polo pa yun, parang ganito. Yung dating nag-i-skate sa kalsada, tapos nagagalit pa, sa tenga, ano ba yung tumatalbog? Ano ba yun, nasisira yung mga bato? Bad trip. Ngayon, di ba? Ngayon, ginong gusto nila, ay, nag-iiba na yung tingin nila sa katulad ko. Sa mga skater sa daan, yeah, nakakala natin, ay, nagkating na naman yan. Uh-oh. Para mag-skate. Uh-oh. Hindi nila alam. May future sa skate. Totoo. May future sa kalsada. Kung ano man yung ginagawa mo. Tsaka kung sino man yun. Halimbawa yung skater na yun. Hindi natin alam na yun yung... Yun lang yung outlet niya na lagi siyang binubugbog sa bahay. Uh-oh. Pwedeng ganun. Yun lang yung outlet niya para... Yun yung ways of transportation niya para makapasok sa school o makapunta sa kung saan man dahil wala siyang pamasahe. Ito, hindi natin alam. Baka iniisip ko kasi, ha, sa mga manonood, alam ko, nakikita ko rin yung boundaries, yung mga bandage nila, na ano ba to? Parang pinupoint pa neto na pag hindi ka nakapagtapos na pag-aaral, nag-skate ka lang, hindi mo sino yung magulang mo, ganyan mararating mo, magiging si Paulo P ka. You're not saying that. Kung nag-aaral ka, kung saan ka, kung nasaan ka ngayon, galingan mo. Nag-aaral ka, patuloy mo. Pag-aaral mo hanggang sa maabot mo, gusto mo maging doktor. Mag-doktor ka. Nurse? Director? Okay. Artist, kung ano man kailangan ng titulo mo. Kung gusto mo maging ano man titulo mo, gusto ko maging doktor. Ayun yung pag nakita nila ako, may nakadikit sa sasakyan ko, doktor ako. Oo din. Di ba? Gumawa ako ng title ko ngayon sa pagiging ako. Dahil na rin sa lahat ng pinagdaanan mo. Ito ako. Yeah. Titulo ko to. Nawala sa listahan ng iba. Yeah. Ikaw yan. Ako yan. Nasa yung ililista mo pa ba ako dahil nakilala mo na ako. Ganun na lang. I think, I also think na sa perspective ng iba, sobrang importante din talaga na iniisip nyo kung anong pwede nyo maging titulo. Character. Yeah. Hero ano ka? Mo to. Lahat tayo, unique individuals. Nasa isang laro tayo, kung tingin man natin yung laro o seryosohan to. Mm-hmm. May karakter tayong lumapag dito. Mm-hmm. Paano mo bibihisan yon? Paano mo in-nourish yon? Anong ipapakain mo sa karakter na yon? Ano bang kapangyarihan na itong karakter na to? Exactly. Ano bang mga kulay na ito? Suot, tsura, technique, mga bagay na makakaligtas doon sa pagsubok na ibibigay sa kanya ng kapwa karakter niya. Kaling. And nung playing field, which is yung mundo. Sarap maglaro dito sa katawan ni Paulo P. Sinusulit ko nga eh kasi alam kong anytime, anywhere, na pwedeng sumingaw na lang tong katawan na to. Matutunaw na lang to. Pataba na lang to. Yeah. Kaya ang sarap. Na nandito ka, ginagawa mo lahat ng gusto mo. Hindi lang gawin. Powers para makapatay sa iba yung karakter. Kundi dilig. Nagdidilig siya. Para makabuhay ng iba. Oo. So, kung ilan yung diniligan niya, maraming kang nadiligan, siyempre magiging kaibigan mo yun. Totoo. Mga nag-aalala rin sa'yo. Nakapag-offer ka ng value, magiging kaibigan mo yun. So, yung pagiging egoistic mo na ito lang yung karakter mo. Yeah, yeah. Yung ego ko, gusto ko yung ego ko magugustuhan ng iba. Or magugustuhan ko. May ego ka pa rin, pero yung kagusto-gusto. Ego ka pa rin.
nandiyan ka eh. Oo. Pinili mo yung katawan mo na yan. Oo. Nung past life mo, pinagtrabahuan mo yung katawan na yan para maging ikaw yan. Si Dobra ka ngayon. Ikaw yan, men. May choice ka pa rin kung ano yung pipili mong kain, pagkain, anong oras. Ano yun? Tama. Tama. Oo. Diba? After nung pagtambay mo dun sa bahay, sa school, yung sa may sisigan, ano yung mga sunod na nangyari? Ayun, lagi na ako dun nung pwesto na yun. Lagi akong bumabalik-balik na dun para bumili ng art materials. Okay. Kasi puro artist din yun nasa loob. Hmm. Tapos, hindi ko pa rin mapasok eh. Nakaupo lang ako sa labas. Bakit kaya hindi ako makapasok? Diba? Pare-parehas naman kami na itsura. Mm-hmm. Bakit kaya? Mm-hmm. So yun, dahan-dahan, gumagapang na yung tato. Yung mga ginagawa ko na rin yung mga ginagawa nila. Naiintindihan ko sila. Bakit ganito sila? Hanggang ano year ka doon? I mean, natapos mo yung school doon? Hindi. Hindi ko natapos. Lumabas ako agad. Wala ka na sa school, pero doon pumapasok ka pa rin. Uh-huh. Sa mundong yun. Oo. Uh-huh. Sa culture na yun. Oo. Uh-huh. Wow. Paano? Sige. Punta natin to. I'm just excited to know. You're an artist eh, to start with. You love to paint. You love to write things. Sa totoo nga eh, pag sinasabi kong artist ako, ayoko siyang sabihin. Pero para maintindihan na agad ng iba na, artist. Kasi kung hindi mo bibigyan ng hindi ako artist, tapos papakita ko na ganito ko sa ibang tao. Husgahan ka. Lalo sa Pilipinas. Baliw yan. Yeah. May sakit sa utak, addict. Shit. Diba? Totoo din. Diba? Ganito itsura mo, pero artist ka. May ibang pag-iisip na hindi na iisip ng iba. Ay, sorry. Mga ideya. Ano ka? Meron ka art form na sa'yo lang nanggagaling. Totally ideya, unique. Yung mga ideya na may presyo. Totoo. Nilabas mo. Pag nilagay mo sa padero, ilagay mo sa mga milyon. Yeah. Diba? Tapos sinuhusgahan nila itsura ng mga artist, no? Pero pag nakakita sila sa mga kwarto, ng mga art piece. Ang ganto na ito. Sa mga binili ito. Ah, galing pang ibang bansa yan. Oh. Pero artist yung gumawa doon. Oo. Katulad natin sila. Nung may iba't ibang karanasan lang din tapos nilalapat doon sa. Galing. Okay, babalik ako. So na, you're an artist to start with. Paano ka napasok sa music? Music? Nung bata pa ako kasi, nakikita ko, lakas din ng ano, hip-hop eh. Okay. Paglabas ko, may mga, ano ba yung mga maluluwag na suot na yan? Mm-mm. Ano ba yung mga may mga nakasalamin pa kahit gabi? Ano ba yun? SKG swag, shades kahit gabi. Oo. Ano ba yun? Tapos may mga nagtutumpukan dyan. Ano ba yung ginagawa nila? Tambay. Hindi, mga nakatayo lang. Pag mga school, mga ganyan, tumpukan din sila. Ano yung hip-hop, ginagawa? Hip-hop, eh. May bumubunga. May mga bit, yun. Mga ganun lang. Tapos 1-2-1-2. Oo. Tapos may mga nagrarap, freestyle, naglalaitan, mm-hmm. nagyayabangan. Yeah. Diba? Nagtutugmaan sa madaling salita. Mm-hmm. Diba? Para maraos yung tugma na yun. Ano kaya yun? Natatakot naman ang dumikit at sumilip. Eh baka nakakatakot sila tignan eh. Diba? Mukhang nerd lang ako sa school, nakaganon lang ako. Tapos nahilig-hilig lang ako sa mga ano. Sa mga abay, imo-imo, yung mga... Kasi music eh, banda eh. Pinaparinig sa'yo ng tatay mo. Ano ba? Kamikasi, pinaparinig parokya ni Edgar. Pinaparinig sa'yo ng tatay mo. Yan yung influence talaga ng music dati. Yan ang OPM nung panahon na yun. Oo. At saka yung nakakaligaan ko, yung uso pa yung emo dyan. Yung emo ba? Oo. Emo, punks. Yan yung mga sangkap ng lugar namin. Yung mga elemento ba? Na naririnig mo. Yung mga belt na maraming ano? Stainless. Pag may mga gig, di ba? Yung saksakan pa nga sa gig yan eh. May mga matutulis na bagay yan. Uh-oh. Para di ka makadikit. Oo nga, oo din. Pag na-islam mo yan, sugat ka. Oo nga, kaya pala may mga tulis-tulis yung mga yun, no? Tapos may mga eyeliner. Oo. Yun, okay. May napupuntahan din akong ganun lugar. Oo. Ini-express ko yung ganun kong music. Sisikuhan sila. Bubuhusan ng gin. Ayun sila eh, yung culture nila yun. All black, patulisan, panipisan. Oo. Yeah, ayun, natutuwa rin ako. Oo nga, no? Wala akong nakitang makapal na ano. Medyo lahat sila payat, no?
hindi sila kumakain. Eh, kung ano-ano yung tinitake nila minsan eh. Oh, then. Gawa ng para maraos ba yung mga dala-dala nila sa buhay? Hindi, may face talaga ng buhay ng tao minsan na gano'n. Pero paano dadalhin? Oo nga. Ang sabi nga eh, dadaanan mo yun. Yeah. Huwag ka tumambay. Daanan mo lang. Kunin mo yung dapat mong daanan. Dapat. Yung mga baon ba? Yung mga halaman na pwedeng bunutin. Oo, na mapapayabong mo sa susunod mong mga gagawin. Palaguin pa, diligan pa yun. Yeah. Ayun. Kung bakit ako ganito, dinala ko yun. Dinala ko sila. Kaya sinabi ko na hindi lang si Paolo P. Kung nakikita niyo sa screen, hindi lang ako yung nakatayo dito. Tuwan-tuwa, maraming tao. Sa likod nito. Sa likod nito? Nasa likod mo? Oo. Maraming matutuwa. Totoo. Salamat sa mga yun. Salamat sa kanila. Ang galing lang, kasi I've never imagined that you're that loving. Kasi if not, you won't make them proud. And you're making everyone at your back proud. You're dinadala mo yung sarili mo, ipinipresenta mo yung sarili mo bilang ikaw na pinapalakas ng maraming tao sa likod mo na alam mong kailangan mong balikan, suklian, na maging proud din sila. Oh, gusto kong makita silang nakangiti. Kulang pa yung ganyan eh. Gusto ko yung humahalakak sila. Sa saya. Oo, kasi ano nga, sa akin ang tagumpay. Yung patunay na masaya na ano ba, kayamanan. Yeah. Yung goal, buhay, yung success ba? Yung success. Gusto ko, hindi ko siya nasusukat. Gusto ko yung success na nakikita ko is yung reaction ng tao. Kuya, 'di ba, sabi mo kanina, yung nagkwentuhan tayo. Galing. Natutuwa ka. Oo. Sarap na matulog kasi ganun yung reaction nila eh, sa iyo. Ayun yung success. Tuwing ginagawa ko to, I need to lend time, resources. May bayad yung office ko, itong studio. May upa to monthly, may kuryente, overhead, tubig, internet, telepono. Yung nagsushoot, yung gamit, yung editing, may bayad yun. Yung hinihiram ko yung oras ng pamangkin kong nagsushoot. Pero kung ganito ah, kung uulit-ulitin mo yun, ipasok sa iyo, babayad na naman ako dito, ganyan. Naglulup na. Tapos walang ganun reaction na masaya ako ngayon kasama kita, masaya kaming kasama nila. Ano, pagpapatuloy mo pa yung ganito? Yun nga eh. Ang at the end of the day, pag hindi lang din yun. Masaya akong ginagawa to. Kaya lahat ng sacrifices na to, okay, worth it. Pero, ang sarap din ng tulog ko tuwing Sunday pag lumabas na to na alam kong marami akong nabigay sa mga taong nag-aabang, sa mga taong naniniwala sa channel, sa mga taong nakikinig, pinili akong pakinggan sa dami-daming nagpo-post ng content. Yun din yung sarap. Success para sa akin. Sarap. Sarap. Kaya ako nakarelate. Sobra. Everything worth it. Lahat ng failures, rejections, disappointments, non-believers, all of them, wala akong sama. Gusto ko lang silang pasalamatan kasi eto na ako. Nakarelate ako sa'yo. Kaling. Hanggat maaari, yung karakter nating dala. I mean, alagaan natin. Yung sasaya rin yung iba, hindi lang ikaw dun sa karakter mo. Ayun yung gusto ko maging karakter. No? Na pag dinisplay yan, ganda na ito ah. Oo. Saan ka nakakabili na ito? Tama. Tama. Pipicturean niya. Ang ganda oh. Mahal niya karakter na yan. Ay, walang katumbas yung karakter na yan. Baka sa museum yan nakalagay. Yeah. Baka mahuhukay na lang yan. Sasabihin ng ibang makakakilala ng karakter na yun. Ang lupit nito ah. Hero to ah. Bayani to ah. In your own time, you make the most out of it, no? Galing. Gusto kong mabuhay sa parang gusto ko. Oo. Pipiliin mo kung anong controller yung pipihitin mo. Kung di mo naman alam yan, di mo pipiliin yan eh. Kabisado mo siya. Dapat kabisaduhin mo. Lawak. Ito. And nandun ka ngayon. Yun yung pinapractice mo. Yun yung pinipili mo araw-araw. Yung kaya mo.
yung gusto mo? Yung best ba? Yung kaya kong maging ako? Kaling. Hanggat naiintindihan ko yung sarili ko. At naiintindihan ko yung kapwa ko. Ako lang din gumagamot sa sarili ko ngayon. Hanggang ngayon, nagpo-process pa rin. Nag-heal ako sa trauma ko, sa depression ko, sa mga bagay na nakikita kong hadlang sa akin. Mm-hmm. Hindi ko man basagin ng tuluyan, dinadahan-dahan ko. Hinihil. Para makita yung ano ba yung meron sa likod nito. Ano yung deeper meaning? Sila. Wow. Wow. Gets. Gets. Okay, balikan natin kung paano ka talaga nakapasok sa music after ng break. Okay. So, yun nga, tol, no? Balikan natin talaga, paano ba pumasok si Polo P sa music? So, nag-start siya doon na doon ka sa yung mga nagbe-beatbox, tapos may mga nagra-rap. Tapos ano ba yung pinag-uusapan nila? Okay. Diba? Na nagyayabangan, nag-aangasan, o kaya naglalaban. Yeah. Ayun na pala to, sabi ko, uy, nag-YouTube ako, lift up yun na nga nakikita ko. Yung mga kanta ng mga sinauna, yung mga laban, mga battle rap, nakikita ko sa YouTube. Okay. Tapos ang hilig ko ng computer ako, di ba? GTA yan. Di ba? Yung mga tugtugan doon, okay din to ah. Okay, 5 piso lang yung tinakas mo sa bahay minsan. Kukupit ka pa minsan. Yeah. Para doon. Oo. Pero ang sarap eh. Walang ganito sa bahay namin eh. Tama. Kaya dito ako naglalaro. Tapos hanggang sumobra na rin. Di ba? Napapasobra na. Lagi ka na lang nandun ah. Kumusta naman? Di ba? Ayun din. Nakikita ko rin na nakikita ko na yung dating ako. Tapos, nagpapasalamat din ako sa dating ako. Pero paano ka nga pumasok sa music? Layo mo na naman ba? Eh. Handa ka na ba? Okay. Sabihin mo na. Kanina mo pa ako nililigaw. Ito, nakapasok ako sa music kasi nga, nagsusulat ako, nagpapasok guys, ako. Guys, ang simple nung tanong ko guys. Si Polo P is being Polo P, everyone. Okay. Sige, tolan na ako. Paano? Ito nga. Salamat sa sarili mo. Ang kulit mo talaga. Ito nga. Grupo mo na ba kagad 1096? Hindi. Okay, sige. Paano? Nagpo-poetry ako. Okay. Sabi ko kasi nagsusulat ako dati. Pwede ka ba mag-poetry mamaya? Mamaya. Ayoko ng beat muna. O oh, sige, poetry mamaya. Game ha? Alright. Mamaya. Yes, sir! Okay? Okay. Yung sabi ko, nagsusulat ako eh. Nagsusulat nga ako sa school eh. Ano ba itong mga sinusulat ko? Kailangan daw malaman to, matutunan. Ginagamit ko yung ballpen na yun sa ganung paraan. Pero hindi tungkol sa school yung sinusulat mo? Nagtaka ako sa sarili ko kung bakit ko sinusulat itong mga to. 1 plus 1, 2 plus 2. Ganyan. Sobrang ano, bata pa lang ako, iba na yung, ano mo, yung baliw ka na. Bata ka pa lang yung ka na. Oo. Ano ba? Oo. Wala na solusyon. Totoo. Ayun, natutuwa ako nun. Ginawa ko yung, naggawa ko ng tula. Okay. Sulat ako ng sulat. Tinutugma pala siya dito. Ganyan. Mm-hmm. Pinag-aralan ko. Nakikinig ako ng mga radyo, ng mga kanta. Blackjack, meron yung tatay ko. Black Nine, meron tatay ko. Mga Asin, mga sinaunang rapper. Nandun din. Nakahalukay ko dun sa isang plastic na yun. Okay. Sa isang sako pala. Isang sako. Sinoundtrip mo yun? Oo, may mga R&B po eh. Okay. Sabi ko, kaya ako ganito ngayon. Kaya ako ganito ngayon. Kasi ito yung pinapakinggan ko dati. Yeah. So, sinabay ko sa yung mga tula, sinabay ko sa beat. Mm-hmm. Uy, rap na tawag dito ah. Yun ang pinaka-breakthrough. Oo. From poetry. Doon ako natauhan na, boom. To music. Oo. Wow. Yung mga napupunta akong dating pit, yung damit, mm-hmm, sa gig. Mm-hmm. Ngayon, mga maluluwag. Yun na. Yun na yung sunod mong pinuntahan. Mga nakasalamin na. Kahit sino gabi. Sino nagpapapunta nun? Sabi ko minsan, sino nagpapapunta nun? Ay, hindi. Para mapanood nila ako dun. Yeah. Sa lugar na yun. Mm-hmm. Totoo. No, may nagkakagusto ng mga tula ko na para sa sarili ko. Sinulat ko lang to para ma-express. Tapos, papabasa mo sa iba. Ba't ko papabasa yung tula ko? Baka pagtawanan mo. Nagkaroon na ng, uy, ang ganda niya ito ah. Oo. From tinatago mo siya, mm-mm, to telling everyone about your writings. Mm-mm. Ang ganda nito ah. May nilabas akong rap ko, tapos ninakaw ko lang yung beat,
Hindi ko pinailam sa gumawa ng beat. Pinatungan ko lang siya, nirecord ko, nilabas ko sa YouTube. Wala namang nakakanoob, wala namang nakakaalam nun. Basta lang malabas mo na yung art form. Sinabi ko sa kaibigan ko, may ano ko, kanta, pakinggan mo. Eh, ayos to, paano mo ito nagawa? Tapos yung isang kaibigan ko na yun, pumunta sa computer shop. Tuwing naabot na ko sa computer shop, pinapakinggan niya yun. Anong pinapatugtog mo dyan? Ay, kanta ko. Ganun. Tapos hanggang yung kanta ko na yun, nakita ko, tung-tung, ganun yung pinapanood sa isang computer shop. Wow. Ganun nila ginusto yun. Mm. Ganun ka nagsimula. Oo. Tapos sino yung kumanta niyan? Polo P. Polo P, oh. Hindi nila alam na Polo P. Yung pinapakinggan mo, ako gumawa niyan eh. Hindi ka nila kalala, pero pinapakinggan nila yun. Nagustuhan nila dun. Mm. Pupunta ka sa mga event, ay, siya pala yung kumanta niyan. Okay. Na hindi nyo nasasagap, na hindi napupunta sa... Kasi nga, mainstream. Oo. Yun yung timeline nila. Oo. Mainstream, pero, underground. May ganun pa rin eh. Sa eksena na nakikita ko sa panahon ngayon. Totoo. Kung nanonood man yung mga mainstream. Oo. Kung may ma-hate man kayo sa mainstream, sa underground. Yeah. Kung galing kayo doon, dapat alam nyo yun. Magigets nyo. Pero marami pa rin ang hindi nakakagusto. Minsan, ano ba itong klase na itong rap na to? Parang ganun. Oo. Kasi nga, nagbababal kayo sa mainstream, hindi nyo alam na may gantong klase palang rap. Tsaka even kahit hindi kayo makarelate or hindi nyo maintindihan, hindi nyo naman kailangan magalit eh. Bakit kailangan nyo magalit? Mismo. Hindi nyo naintindihan, bakit kagalit? Eh di, okay, hindi mo naintindihan, thank you. Tama. Bakit ka magagalit? Bakit ba may lumilipad dito ang lamok? Ay, nako, nagdala siguro, nakikita ko sa mga nagagalit. Oh. Kahit sabihin mong nagagalit sila. Nakikita ko na dapat, sige, kung nagagalit ka, edi magalit ka. Todo mo yung galit mo. Pero, sabi ko nga, yeah. Huwag kang tumambay sa galit. Okay lang yun. You think that's natural for every person to experience hatred, laging galit, laging ano. Natural siya. May face talaga na ganun, no? Hanggang sa maintindihan mo na bakit ka nagagalit? Nakakatulong ba yan? Sa kung anong meron kang problema? Pag ito nagalit ka ba, mawawala? Ikaw ba, yung mga galit mo ba nakakatulong sa'yo? Hindi. Pero lagi ako nagagalit. Yun yung inaayos ko ngayon. Yun yung bandage ko ngayon. Okay. Yun yung alam ko. I acknowledge that I get angry a lot. I get irritated a lot sa mga bagay na hindi ko naman kontrolado at pwede ko naman palagpasin. Mm-hmm. Pero thankful ako dahil na-acknowledge ko siya at inaayos ko siya. Yun yung kailangan kong gamutin na bandage ko ngayon, which is yun nga, na madalas ako magalit, sa, lalo sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Uh-huh. And at the, dahil alam ko kasi na nakaka-apekto siya sa mga taong malapit sa akin eh. Uh-huh. Sa mga taong nakakasama ko, sa mga taong, hindi pwede yun, na wala naman silang, iba yung mood nila, tapos mainit ulo ko. Mm-hmm. Bakit ko sila idadamay? Mm-hmm. Kaya hindi ko rin magets yung mga nanghihit na mga bagay na hindi nila maintindihan eh. Bakit kailangan mo mag-recruit ng taong hindi nakakaintindi? Kung hindi mo maintindihan, edi okay, maghanap ka ng paliwanag, huwag ka maghanap ng hindi rin nakakaintindi para ipagdikdikan yung paniniwala mo. Mm-hmm. Kasi hindi ka naman pinilit pakinggan yan eh, hindi ka naman pinilit panoorin yan eh. Mm-hmm. So may ganun din ako, na naisip ko, nagre-resonate sa akin in every day of my life na hindi ko lang yun naintindihan, hindi ko lang yun naintindihan. Kailangan ko lang siyang intindihin para mas maunawaan ko siya, mas matanggap ko siya. Kaya ka lang naman minsan nagagalit, dog, ginagano ko yung sarili ko. Kasi hindi mo gets. Hindi mo gets. Okay, kung ayaw mo mag-gets, hindi mo ayaw mag-gets, pabayaan mo na. Hindi mo na yun kayang kontrolin. Buti may ganyan ka. Kasi yung iba wala nang ganyan. Thankful ako. Thankful ako. Awareness yan eh. Yeah. Conscious ka. Yeah. Ano nangyari sa'yo yun? Diba? Yung iba kasi, pag nagsasalita, baka baliw yan. Bulong-bulong. Lagi ako nasasabihan ng ganyan, ng mga hindi ako gets. Kailangan mo lang i-private yun. Oo naman. Baka pag naglalakad ka, ganun ka minsan na. Tago mo na yun. Hindi naman. Pero,
Itago mo muna yung pagkatay 96. Totoo. Totoo. Ano kasi eh? Polo P, ano siya eh? It's a gift and also a curse. Kasi ang hirap salubungin ng sarili man. Yung kailangan mo itama yung sarili mo. Andali na lang yung hindi mo nakikitang mali ka. Andali nun kasi ang saya nun eh. Pero yung kailangan mong i-correct yung sarili mo kasi may gusto kang puntahan na hindi applicable dun yung bullshit na ikaw, mahirap yun man. At yun yung dinedwell ko everyday din. Kasi hindi pa rin ako, kumbaga, wala naman perfect eh. Lahat tayo on a quest, on a mission to go nakita there. Nakita ko na parang ano, normal siya. Nangyari. Oo. Kahit ang mga nakikita mo munggo, mas okay sila kung nakabukod yung gantong kulay or nakaganyan, di ba minsan? May green, may brown, oo, may brown. Itim. Okay. Mamaya na yung munggo. Nililigaw mo na naman ako, Paolo P. Okay na. Nakatawid ka na. Meron ka ng rap. Pinapakinggan ka na ng tao. Paano nagtuloy-tuloy yon? At paano nakapasok sa 1096? And tapos may ano ko, kasi nga mic, di ba? Bumili ako ng mic ko, CDR King. Yeah. Bumili ako ng CDR King. Yan talaga yung mga ano, you know, mga starter pack. Yung mga USB mic, CDR King mic, di ba? Alright. Tapos, yun, yung mga sulat. Tapos sabi ko, kaya ko pala yung ganito. So yung start na ma-depress, ganyan. Stress, ganyan. Depress ako, grabe. Tapos ito lang yung mga nakita ko sa kwarto. Uy, may mic. Sulat ako. Rap ako, ganyan. Nilalabas ko dun lahat. Ano to, may beatmaker ka na o nakaw beats wala, pa rin? Kuha pa rin. Alright. Yeah? Alright. Wala naman tayong kalala nagbebenta. Kung meron, wala naman tayong kaibigan na gumagawa. Kung meron mga binibenta at di ko alam bakit ganun. Di ko pa afford. Oo. That time. May ganito pala, may binibili pala. May binibili pa ng music na trabaho na pala siya sa panahon. Mm-hmm. Na hindi ko alam kasi nasa kwarto lang ako. Hindi rin kasi siya na-explain ng mga bata tayo na ganun eh. Pag gusto mo mag-music, maghanap ka ng producer, maghanap ka ng engineer, ganun. Nagtataka, walang ganun eh. Kaya nga nagtataka ako kung bakit, paano nila nagagawa yung may mga album sila? Kabili nga kami ng album eh. Oo. Paano nila nagawa yun? Ang galing. Diba? Ang yaman pala na itong mga to. Oo, tama. Ganun yung tingin natin. Oo. Yeah. I get. So yun. Lumabas na ako, nag-try ako, may mga nag-chat sa akin. Ano, pwede ka ba kumanta dito? Sa mga event. Nagulat ako, mga kasama ko doon. Mga nakaka-lineup ko. Ala, rapper pala talaga sila. Wow. May mga, ano, may mga nanonood, nagpe-perform sila. Nagra-rap talaga. Mm-hmm. Okay. Gusto ko, wala, bakit ako nandito? Tumutulo lang ako dati ah. Sinabayan ko lang ng beat. Pinakinggan lang ng tropa. Ngayon, ang dami ng dumadami. Okay, and then? Yun, sabi ko, nag-chat si Geico sa akin, hindi ko pa siya kalala. Nanliligaw si Geico sa'yo? Oo. Sabi nagalingan niya, siya sa'yo sobra, no? Hindi ko alam. Siguro nakita niya yung mission niya din eh. Oo, mission. 1096 ko to kong ng gantong grupo. Gusto ko siyang makuha. Okay. Okay siya sa grupo namin, ha? Okay. Record muna. Pwede ba ako mag-record dyan? May record studio ka ba? Sabi niya sa akin. Sabi ko, sino ba to? Sabi ko, wala ako isi. Tumanggi ako, wala ako isi. Hindi ko naman siya kalala eh. Out of nowhere. Oh, wala sa click mo, hindi mo circle. Oh. Ibig sabihin, nag-connect lang kayo dahil sa music. Napakinggan ka niya, ganun lang. Okay. Tapos, nagkaroon ng event. Lumalapag na ako sa mga event. Okay, 1096, may event. Mm-hmm. Sige, perform ako dyan para makilala ko naman kayo. Okay. Yun, nakilala ko, ang daming 1096. Okay. Sabi ko, ito okay. Sa mga kalsada, mga katulad din namin. Tapos hanggang sa, sabi ko, masyadong marami. Kailangan ng muka. And then? Kailangan ng figure. Kung ano ang 1096. Kailangan ng figure. Yeah. Hindi yung laging ganyan lang. Kailangan tumayo siya. Kailangan tumayo. Maging brand. Sabi ko, ano pang mga kulang doon sa mga nakikita ko na gusto ni Geico? Yung kaya kong iambag. Yeah. Yun, pinasa ko yung idea na ganyan. Ganto, ganyan. Kunin natin si ano, ganyan. Galing, no? Hindi ka lang dumating doon bilang kung sino lang. Meron ka kagad. Pinili ko yung mga kasama ko. Nandito na kami ngayon. Wow. At masaya kami na binubuksan namin yung 1096 na pamilya. Oo.
sa mga nakapanood niyan, ganun kami nga bukas. Oh. Yung realidad. I can attest to that. Kasi pinatuloy niyo ako eh. Oo. Oh. Pumasok kami sa bahay niyo. Dito sa studio. Namagaan yung loob. Sarap. Di ba? Galing. Yung mama mo, mama rin namin. Yeah. Solid, no? And then yung values na dinagdag mo kay Gecko at sa 1096 noon, ito na ngayon. Ito na, pinili mo. Bumalik pa rin sa umpisa, no? Pinili ko dito. Kung nasa batuhan ka ng bote, pinili mo dun. Pero pinili mo to. Pinili ko to. Wisdom yan eh. Oh my. Ha. Ikaw yung sumasagot ng lahat. Inaano ko lang. Kaling. Oh man. Odd. Pag tinatanong mo ako, hindi ako sasagot ng rekta. Oo. Yun yung totoo. Totoo. Kaya nga. Hanggang sa magets mo yung sagot. Ah, okay. Ito pala. Yung sagot na binabanggit ko na pala. Na okay. Nakikita ko na. Okay. Galing. Galing nun. Galing. Yeah, galing. Yeah. Ano yung una mong kanta sa 1096? At kailan to? Anong year to? Sabi ko, ang daming upload ng mga ano ah, ng mga dating 1096. Uh-huh, uh-huh. So, bakit kaya hindi ako maglagay? Okay. Eh sila nag... Men, lagi sila magkakasama tapos nagsusulat ng kanta, men. Ah, yun yung vibe nila. Oo, tapos sabi ko, ako nandito lang. Oo. Eh, hindi ko pa masyado sila makilala. Sabi ko, pero 1096 naman ako eh. Kahit nandun sila. Oo. Napuproseso ako ng depression ko. Ng mga traumas ko, nakikita ko sila, okay, na hindi ko pa kayang kumawala kasi nga, baliw pa ako dito sa ano na to. Paglabas focus ko, ka pa dun sa bagay niyo. Paglabas ko, handa na ako, kinilala ko sa isa't isa. Doon na wala yung bandage din. Man. Sino yung una mong klinos? Una mong nilapitan? Una mong kinilala sa isa-isa? Eh, di na dalawa ko ni, ano, ni Goodies. Yeah? Sa bahay. Pinupunta ka ni Goods? Oo, man. Okay. Parang nagustuhan niya rin yung vibes dun ba? Oo. Ganyan. Pati yung art, iba. Art, ganun. Sila Wesley. Mm-hmm. Mga kaibigan din. Mm-hmm. Mga kasama. Tapos gustong-gusto nila. Nag-record sila dun sa akin. Oo. Sabi ko, okay itong mga to ah. Nakakasundo ko sila. Nakala ko ganito lang pala ako. Ako lang yung ganito kasi sa bahay ko may ganito. Oo. Yung pala. Ayun pala. Yun din ang hanap nila. Oo. Nice. Ayos. Anong grupo nyo? No, 1096. Ah, okay. 1096 kala kayo. Tapos doon ako sumang-ayon na, okay, sige, tatanggapin ko na. Ganyan. Game. Game. Ganun. Game. 1096, Mandaluyong. Baliw eh. Oo. Sinakyan ko. Dinala ko. Kahit saan ako magpunta. 1096. Oo. May isang grupo ako dati. Pero, kinuha sila ng mga manager nila. Nagka-manager sila nga. Tapos sabi ko, okay, may hawak na sa inyo. Pag ano, pag mga kailangan nyo ng kakulab ah. Mm, game ka. Hindi ako na ano ng manager nila. Parang, kayo lang yung nakita kong maganda doon. Di ba? Mm. Yung isang kasama nyo narinig ko doon sa isang konta nyo na kulab. Ano pa siya eh. Parang, hindi ko maintindihan ano ba trip niya eh. Ganun minsan. Kasi nagtatrap ako eh. Dati. Trap ako dati. Mm. Eh yung trap, di ba? Kahit hindi nga kasabay sa beat minsan yung trap eh. Di ba? Totoo. Okay siya. Poetry, magsigaw-sigaw ka sa trap. Tugtog pa rin siya. Oo. Kahit sarak naman eh. Totoo. Rhythm lang. Pwede mong sabayan yung bawat palo para maging kanta na yung tugtog mo. Yun. Pinag-aral-aralan ko yung music nga. Pinag-aralan ko kung paano ko siya i-deliver. Kung paano bumagsak yung boses ko dun sa bawat beat. Yeah. Na naka-gel siya. Oo. Dikit. Mm-hmm. Tapos kung paano isulat yung tama. Okay. Magkakatunog. Uh-huh. Magkaka-isang punchline ba na tawagin yun na may quote. Gusto kong quote kasi pag narinig mo yung mga rap ko minsan quote eh. Quote siya. Pag kinukay mo, search mo Polo P. May mga kung ano-ano yan. Pag kinlik mo yun, pwedeng quote, pwedeng
May mga tula rin, may mga sayings. Oo. May mga ganun. Bakit ganun yung gusto mo? Kasi ito eh, kung bakit ako nasa music. Kasi gusto ko rin mapakinggan yung sarili ko. Okay. Gusto kong ako yung nakikinig naman dun sa sarili kong boses pag sa earphone. Might as well, i-share mo na rin siya sa lahat. Na okay. Baka may ibang tao na magustuhan din mapakinggan yung sinasabi mo. Nagustuhan ng mga tao dun sa computer shop eh. Totoo. Yun yung validation na okay yung ginagawa mo kaya hindi ka tumigil. Oo. Baka gusto rin nila. Tama. Diba? Sa mas malayo. Yeah. Ayun. 10 and 6, dinala ko sila. 10 and 6. May mga galaw ako na hindi nila alam. Na nag-guess pala ako kung saan-saan. Pero dala mo sila. Dala ko sila. Pinakilala ko sila sa kung saan-saan lugar. Binangonan. Kung saan-saan pa. Kung saan ako mapadpad. 10 and 6 ako eh. Totoo. Minsan pinapaliwanag ko, alam mo nyo ba yung 10 and 6? Ano ba yung 10 and 6? Baliw. Ah, gets na nila. Ayun yung meaning nun eh. Ngayon, pag nakita nila kami, naglalakad. 10 and 6 yan oh. Gets na nila ngayon kung sino kami. Pag 1096, ganito talaga. May iba't ibang karakter pero si Polo P ako, si Goodies, si Young Wise, Lucy J, Ghetto Gecko, may iba't iba kami pagkatao. Pero sa music, sa music, nagdidikit ayaw na. Ayaw mamatay nung lamok, kanina pa yun. Galing umilag eh. Oo nga eh, may buhay din yun tol. Hayaan na lang natin. Patayin ba natin? Wag. Ah, wag. Sige. May uuwi ang payan ng mga butit. Ano? Ano nga yun? Yung nasa tubig. Yung anak ng lawak. Kitikite. Oo nga. Kaya tapong ko yung minsan eh. Pero, going ininom back. Ininom ko nga minsan. Uy! Kadiri! Ayaw, ayaw. Pero, seryoso, Paolo P. Totoo, pansin ko yun. May kanya-kanya kayong karakter. May kanya-kanya kayong ginagampanan. May kanya-kanya kayong realidad. Pero may isa kayong binabiyahe. May isa kayong biyahe. Kung bakit pag narinig mo yung mga kanta namin, may vibes pero may kompleto eh. Para sa akin, kompleto. Ang sarap. Pinapakinggan ko yung mga kanta namin. Okay naman yung gawa namin. Ha? Ang sarap. Ang sarap din. Ako rin yung... Ikaw din, proud ka sa ako, gawa nyo. Natutuwa ako sa gawa namin na la, may ganito palang music. Totoo. Hindi siya, wala akong maidikit na kapareho niya na nag-exist dati. Kayong lima. Makukulitan ka? Matatawa ka? Oo, may oo. Maguguluhan ka? Maliligaw ka? Oo. May masisiyahan ka? Lahat naman, oo nga, tama. Iba-ibang liko eh, no? Pero ang sarap pagkatapos. Nagbabagayan kami. Nakita mo naman kanina. Eh. May nagagalit, may nagbabatuan ng salita, pero still, uh-oh, kailangan mo pakinggan yung akin. Papakinggan ko yung sa'yo. Oo. Galing. Galing. And it makes you stronger eh, as a group, as a family, di ba? Lahat ng struggles, di ba? Kaya matibay yung pamilya na yan, marami yung pinagdaanan. And I like it. I respect that. May kanya-kanyang proseso eh. Magkakabukod kami, hindi naman kami lagi magkakasama eh. Oo, oo. Iba't ibang habitat yung mga yan. Pero iniintindi mo? Yung mga iba't ibang habitat yan, may mga pinanggalingan yan. Pero iniintindi namin yung isa't isa. Alam nila na nandito ako. Alam ko na nandun sila. Kaling. Tapos pag nagsasama kami, magkakapatid, komportable. Sarap. Oo. Pati ikaw. Totoo. Ha? Totoo. Tingin mo sa amin, isa lang tayo lahat. Sarap yan. Ganun pakiramdam. Walang pangamba. Walang, baka ganito. Yeah. Yan, walang ganun. Baka ganito, okay pa ba yung mga nangyayari? Mapapatanong ka na sa sarili mo? Di ba? Wala pang ganun. Okay. Sarap. Ito. Ayun nga, dinala ko yung 1096 music. Yeah. Kung saan nakilala na nila. Yeah. Na may gabay ng bawat isa. Na nakakatuwa. Ginagabayan din nila sa music ko hanggang sa magsama na lahat ng isang tunog. Lima, nagsasama sa isang track. Yung muka, bumuo na ng muka, yung 1096. Pag nakita niyo.
May mga ayun yung mga Tainan 6 pero hindi lang kami yun. Marami nasa likod namin mga proseso. Yeah. Na pag sinama namin to, pang ibang papakinggan na naman. Eh, pa, oh. Hindi niyo mahulaan yung mga mailalabas namin eh. Ayun yung totoo. Ng mga music, hindi niyo mahulaan. Kasi baka ibang tunog naman 'yan. Baka ganto na naman 'yan. Makinig ka, i-check mo. Walang parehas. Oo. May iba namang sinabi na ayos tong verse na to. May isa buhay mo yung verse na 'yon. Wow. Ay, itong tugtog na to ah. Gaano kalaki yung music ngayon sa buhay ni Polo P at sa 1096 sa tingin mo? Ang galing. Niligtas ako ng music, man. Talaga? Niligtas ako. So, nandito ka dahil doon? Mm. Nandito. Siguro yung rason, man. Siguro kung walang music, walang buhay yun para sa akin. Oo din. Diba? Totoo yun. Kung walang music, kung walang tunog, walang buhay. Solid. Tumutunog lahat ng bagay, man. Nagbabibrate yan, nanginginig yan. Nagiging tunog na yun. Ayun, no? Buhay yan. Ginagawa mo yan. Yung buhay yung gumagawa niyan. Totoo. Yakap ko yung music. Mundo ko yung musika. 100% sa'yo. Mundo mo yun. Kaling. Anong thought process mo sa paggawa ng kanta? Ngayon. Sa ngayon. Anong, okay. Mga proseso na ginagawa ko. Bakit nakakasulat ako ng mga ganun. Yeah, yeah. Kailangan ko munang ano eh. Halimbawa, ilagay mo ako sa isang lugar. Okay. Halimbawa dito, sulat tayo dito. If you feel ko muna to, ikot-ikot ako dyan. May kita mo, pag-alagala ako nyan. Sinisip ko, ano ang babos dito? Malamig? Mm-hmm. Sarap ng music. Mm-hmm. Ibig sabihin, gantong beat. Vibes. Yung vibes, yung tunog na bagay dito sa lugar na to. Nilalamig tayo na tunog. Okay. Tapos susulat naman ako niyan. Ano yung ginagawa ko? Umiinom ng tubig. Mm-hmm. Diba? Sulat ko yan. Ayun lang yung mga sinusulat ko, yung mga nangyayari sa akin. Kaling. Conscious rap ako eh. Oo. Conscious rap ako. Kaya nagbabago siya. Kasi nag-iiba kung saan ka pumunta. Kaya ko magsulat ng music habang nagbabike. Mm-hmm. Habang nagbabike, naka-park yung bike. Tumambay lang ako sa lugar na yun. Pero ang ano mo doon, yung vibe mo on the way. Mm-mm. Yung buong bike experience, mm-mm, yun yung sinusulat mo. Kayang-kaya isulat yun. Wow. Nang wala kang inisipin na ganito-ganito dapat naisipin. Kung may isipin mang ganun, wala silang pakialam. Sinulat ko to lahat. Yung mga hadlang sa utak. Gusto kong ilabas. So naririnig ng fans yun na kala nila, gantong ayos ha. Sumasabay-sabit ha. Pero sa likod ng music ng 1096, yung mga karanasan. Yung mga buhay. Yeah. Yung mga nakasalubong nila sa daan. Yung lyrics ko, lyrics nila. Diba? Iba't iba. Kung bakit nagawa nila yung mga lyrics na yun. Na napagsama-sama nyo ng magandang resulta, no? Mm. Lyrics na hindi lang lyrics, kundi isinasabuhay. Talagang may pinagkaiba sa'yo yung gumagawa ng kanta para sa sarili at gumagawa ng kanta para sa iba lang. Oo. Kayo kasi, alam ko, pinaparinig nyo yung kayo eh. Ang nilalabas nyo yung kayo may, na naririnig nila. Naririnig ko yan kay Goodies. May business artist. Oo. May passion artist. Oo. May mga bagay na kahit wala na yung ganito, magagawa mo pa rin siya. Art pa rin to para sa'yo. Kasi passionate ka that much. Oo. May business artist din. Oo. Business artist. Na ginawa yung mga gantong bagay para dito. Oo. Pero kung minahal mo yun, passion. Pwede. Passion yeah. Yun man. Pwede mo rin balansin yun man. Na kumikita ka sa gusto mo. Paraan. Tama. Galing. Oo.
yung lyrics ko. Mm. Mm? Yung sa pajama, yung lyrics ko, ano? Oo. Pinagkakitaan ko na pati yung talento ko. Yung talent ko. Na naging ikaw lang. Oo. Ikaw. Eh, wala eh. Pupunta ko tindahan, naka-boxer eh. Bakit sa music video? Makapag-boxer nga. Diba? Win character kayod, men. Ayun yung gusto nilang maging na ito ako, ilabas nyo yung sa inyo. At wala ka lang pake, no? Kung hindi nyo trip, basta ito ako. Gawin nyo yung gusto nyo, di ba? Yun nga eh. Kasi sa showbiz kasi, di ba minsan, di ba? Sa showbiz. Magtatayo sila ng iba't ibang karakter nila eh. Okay. Iba't ibang palabas yan eh. Oo. So, syempre, pag mga interview, okay. Ganon, ganon yung galaw. Kasi wala sila galaw sa karakter. May karakter silang binubuo. Oo. Oo. Wala sila sa kanila. Pero wala sila dun sa sarili nila. Sa shell talaga nila. Tama. So, ang mangyayari sa tao na yan, maliligaw yun. Naguguluhan na. Ano ba dapat ako? Doon papasok yung depression, man. Pag na ganun ka, yung pakaranda mong ganun, man, pasok ka doon. Depressed ka noon. Hindi ka sure no, naliligaw ka. Man. Bakit ko to ginagawa? Hindi ko to gusto. O bakit ko ginagawa yung gusto? Bakit hindi ko nagagawa yung gusto ko? Ito ngayon, ginagamot ko yung sarili ko. Sabi ko, ito yung nakita kong bumunga sa mga ginawa ko. Nag-rap ako, nakinig, ilang milyon. So, dito na ako. Hindi mo madadaya ang 1 million every day for a span of a week. Meron ka 1 million every day. 10 ngayon, 11 bukas, 12 sa makalawa, 13 sa susunod. Hindi mo madadaya yon. May taong nakaka-appreciate somewhere. Ito na. Sabi ko, ito na. Tanggapin ko na to. Mas lalo dito mo na lang gagalingan. Mag-focus. Yeah. Dito ko na galingan. Yeah. Wow. Dito ko na ibigay yung best ko. Kasi mas nakita ko naman yung mga tao masaya sa akin eh. Totoo naman. Natutuwa sila sa akin pag nakikita ko sila sa kalsada. Oh. Ito yung kumanta nito, ito yung kumanta niya, no? E di, ako nga, ako nga kumanta niyan. Ganun na. Mm-mm. Hindi ka tulad dati na hindi ako kumanta niyan na. Di ba nga, sabi ko na nakikinig sila dun sa computer siya, pero hindi mo sinasabi na ikaw yun. Oo. Ngayon, proud na ako na ako si Polo P. Tagal mo rin tinanim. Oh, siguro, inuhulma ko muna siya para pagbunot. Kailangan mo rin maging handa eh, no? Para pag hinarap mo siya. Kailangan mahinog ng prutas eh, di ba? Oo. Oo din. Isipin mo, ang hirap kainin ng hilaw ng prutas, tol. Ganon din. Ganon din sa lahat. May mga kanta na matagal mo nang nagawa, ngayon siya perfect, lumabas. May mga kanta na matagal nang lumabas, ngayon siya perfect sumikat. May mga kanta na perfect yung execution paglabas. Boom. Depende sa preparasyon, ayos depende to, sa timing. Kaling. Ayos to ah. Ayos to ah. Nagustuhan na. Ito na si Polo P. Kumanta ng ganyan, ganito. Kilala nyo na. Mag-enjoy kayo. Marami pa kayong aabangan. Yeah, yeah. Sa mga istorya, sa mga mangyayari dun, sa mga kaya kong ilabas, hanggat maaari, hanggat nasa cellphone lang. Man, nagawa ko na yun, nag-record ako sa cellphone lang. Nalabas kasi, mo? Oo, kasi wala yung studio eh, wala na eh. Pero hindi ka sumuko. Nilabas mo pa din, gumawa ka pa rin, gumalaw ka pa din. Bahala. Yung may mga nag-aabang pa rin. Natuwa ko minsan, 50, boom, tumataas, 100, boom. 200K, boom. Sa akin lang yun. Nakaw ko pa yung beat. Hindi ako nagpaalam eh. Nakakawang tingin dun. Oo din. May kinunta ka na ba na ninakawa mo ng beat na producer ever since? Wala, man. Pero may, nakikita ko ano, biglang pum, nagka-copyright. Tapos nagsisend yung Gmail. Oo. Na ganito. May-ari, may nagkiklaim. Pero okay lang naman yun sa kanila. Sinasabi nila, okay lang naman yun sa kanila. Hihingi sila ng ano? Hihingi na lang sila ng claim. Oo, nabasa ko eh. Okay lang naman to sa okay. Sige, okay lang. Bibigyan mo na lang sila ng ano. Kung hindi, di tanggalin nyo yung YouTube ko, tanggalin nyo yung SoundCloud ko kung ayaw nyo. Okay. Ginagawa mo lang din talaga yung oo. Ikaw. Tanggalin nyo yun. Pero hanggat maaari, nilalabas ko yung akin sa mga bagay na artistic.
Oo. Nag-rap ako ngayon. Pero ngayon may producers na, 'di ba? Siyempre, mas madali na ngayon. May mga beat na talaga ngayon. Na hindi na six, may mga beat maker na, pero yung as individual katulad niyan, ayan meron na sila. Uh-oh. Ako nag-ano pa ako, naghahanap pa ako. Nung sakto sa iyo. Oo, nang gusto ko ng ano eh, katulad ko. Ganun, kaya kong kaya mo ilapag 'to. Sige, lalapag ko 'yan. So, ma, yung sila, nahanap na nila yung para sa kanila. Ikaw, ina-quest ka to find your own producer. Marami nang lumapit na producer. Yung mga producer dyan, ha? Malapit nang may mga, marami nang lumapit sa producer, pero nagpasa ng beat, ay okay. Okay. Hindi mo vibe. Hindi ko vibe. Pero hindi ibig sabihin hindi maganda. It's just man. Hindi ikaw. Oo, man. Hindi ko masulatan. Ganun lang ang pagtataka. Ba't ganun piniplay ko, hindi ko masugatan. Hindi ko masulatan. Tama. Ibig sabihin, hindi para sa akin. Sa mood na yon. Sa mood na yon. Oo. Sige, balikan natin yung ibang mga mood pa after nung break na to. Yes, salamat sa mga... Maraming salamat sa mga nasa live chat and siyempre sa mga nanonood nito up to... until sa gantong oras ng podcast eh nakaantabay ka pa rin. Sobrang lawak ng tao na kausap ko. Marami akong hindi naiintindihan na iintindihin ko hanggang pag-uwi. Pero ine-enjoy ko siya, man. Kasi... Mapapaisip ka, sigurado niyan. Tol, kung alam mo lang kung gano'n na ako napapaisip. Pero kailangan ko pa rin patakbuhin yung programa. Balance alam mo yun? Lang, balance lang. Oo naman, balance lang. Okay, moving forward. Again, maraming salamat sa inyo. Pakishare to. Subscribe, mag-like kayo, mag-tag kayo ng friends pag nag-share kayo sa SOCMED. Tag nyo kami ni Polo P sa social media. Okay. Tag nyo kami sa Instagram. Lahat nandiyan dyan sa description sa baba. Tag nyo kami. Nyo. Para ma-repost din namin. Makita namin sino man nakapanood. Pero yeah, going back to you, brother. Polo P, eto, may pandemic. Mm-hmm. I can say kasi na talagang tumagos kayo during the pandemic kasi wala rin ginagawa yung tao talaga kundi manood at makinig. Diba? Sobrang perfect nung timing para sa inyo, I can say. Kasi I don't think na ganyan siya kalakas, kagad, kung last year yan. Yung eksaktong lahat, eksakto yan, ilagay mo sa last year. January of 2020. Iba eh. Iba yung panahon na yun eh. Ito nakita talaga siya eh. Nakita namin 2021. Nakita ko sa akin. Oo. At alam ko rin nakita nila yun. 2021 talaga. Sabi ko, 2021. Ano, tara na. Parang yun yung naramdaman ko eh. Tara na. Oo. 2021. Oo. Tara na. Paglabas, tung-pung. Ayun na. Banat, no? Kaling. Marami pang abangan sa 1096. Marami pang abangan kay Polo P. This year. Kasi February pa lang eh. Tumawa diba? Lang ako, di ba? Paano mo ipapaliwanag sa akin yung plano mo ng mabilisan? Maghanda kayo. Wow. February 7 pa lang ngayon. Kung may tunog ng ganito sa Pilipinas, ginugusto nga nila sa ibang bansa eh. Oo din, no? Kung saan-saan kayo pinapakinggan ngayon? Sa Brazil? Thailand? USA? Oo. Laki? Sa United States? Nakita namin yung mapa? Doon yung mga nakikinig, no? Paano nakaabot sa ganito? Son, iniisip ko na yung mga walang kulay na lugar na yon, kulayan kaya natin to. Wow. Na hindi ko sinasabi sa inyo kasi baka sabihin nyo mayabang ako eh. Ganun kalaki yung plano. Kaling. Pero, sakaling umabot kami sa ganito, hindi lang 1096 yung matutuwa. Buong Pilipinas. Ikaw, natutuwa ka ba doon sa nakikita mo? Sobrang saya ko. Sobra. Sobrang saya ko sa nangyayari sa inyo. Kasi, alam ko na mabubuti kayong tao at deserve nyo yun. Deserve nyo yun. Music yan. Marami kayo na-entertain eh. Marami kayong na-entertain. Real talk. Ilang million yung nag-upload sa TikTok? 2 million individuals. 2 million TikTok accounts uploaded it in a span of less than 2 weeks. Paano mo explain yun?
entertainment yun. And that's how good you and your groupmates are. That's why I'm happy. Kaya kung tatanungin mo ko, masaya ako. Kasi deserve nyo, may napasaya kayo eh. Ako lang, mga pamangking ko ginagawa eh. Nanay ko naririnig eh. Masaya yung mood niya eh. Kasi may play akong kanta, ano ba yung pinapakinggan mo? Pero nanay ko, she is 70 years old. Trip niya, vibe niya, wala siyang reklamo. Ganda ng pagdidilig niya ng orchids. Nang yun yung tumutugtog sa buong bahay ha. Ibig sabihin tol, entertaining siya. May nakapaloob kayo dun, pero kung paano nyo siya binalot at iprenisinta, maganda siya. Maganda. Kaya ako believe. Because it's not that easy to do. Hindi nga madali. 1 million a day, ano ba? YouTube. Third world country to, hindi lahat may data, man. Pero for these people to stream you, this is not just the lower market, this is everyone. Wow, ang galing. Matatawa ka na lang, matutuwa ka na lang din, tol, no? Oo. Masaya rin ako. Masaya rin. Kasi ako, nasa harap kita. Yung pinapanood dun. Nasa harap kita. Salamat. Totoo yung sinabi ni Goodest. Sobrang kulit mo pero may laman. Sobrang kulit mo, tol. Mapayat na nga ako eh. Oh. May laman na. Ang taba, no? Hindi ba? Yeah. Lawak. Nipis. Pero malaman. Balik tayo sa music. Ano masasabi mo sa mga taong gustong maging katulad mo na napapakinggan na artist na nangangarap din ngayon na hindi naiintindihan? Anong gusto mo sabihin? Yung sipag, sige. Ipamana ko na sa inyo yung sipag. Pero yung karanasan, kayo gagawa na sarili nyo, okay? Wow. Totoo. Hindi mo magagaya yan. Idol mo to, ganito dapat sulat ko. Hindi mo magagaya yon. Na gusto mo maging ganito, hindi mo magagaya yon. Kung sino man yung idol mo, magharap mo sa iba, inspirasyon mo yung idol mo, gumarap ka sa iba, ikaw pa rin yun, makikita nila. So, ikaw ang magsusulat ng sarili mong experience, ah? Oo. Wow. Mahirap pumeke ng lyrics na hindi mo pinagdaanan. Natumugma ka lang. Yeah. Real talk. Kaling. Yung sipag, oo, pwede natin, pare-parehas tayo, lahat tayo masipag. Pero kanya-kanya tayo ng kwento ng buhay. Kanya-kanya tayong kanta ng buhay. That's a really nice. 10, 10, 10, 10, 10. That's a really nice thing to say. I respect that. Lakas din ng kanta nyo. Track nyo with Omar Baliw. Oo nga. Congrats din doon. Baliw kasi yun eh. No? Iba rin si Omar din talaga, no? Natutuwa ako. Ang saya. Panoorin nyo yung podcast namin ni Omar Baliw, episode 20 dito sa Dogbrok Radio. Ang dami rin kayong values na makukuha. Kakasalubong kami. Mm-mm. Lakas nung kanta nyo together. Sobra. Shout outs kay Omar B. Shout outs din kay BJ Tanko for doing that visuals. It's a really nice music video. It is something new. Very 2021 na may twist na vibe. Overall, I like it. Overall. Production congrats, value. Congrats. Yung kanta mismo. Congrats sa inyo. Last nun. Congrats din sa atin. Yeah, yeah, yeah. At kayo, as a collective, yung main tracks ng 1096, it is really inspiring na may kanya-kanya kayong kwento, pero nagiging isang kanta. Yun kayo eh, no? May kanya-kanya kayong kwento, hindi yung, ito yung topic natin, lahat tayo sasabihin natin tungkol dito ah. Hindi kayong ganong klaseng grupo eh. Mismo, totoo yun. Hindi kayo ganong klaseng grupo. Kanya-kanya kayo ng sinasabi pero konektado. Ano ang galing? No, peak moment. Tol, nahukay ko yun, man. I mean, di ba? Kasi may mga makikita ka, ito tema natin, isusulat natin lahat patungkol dito, ha? Iba-iba ng boses, iba-iba ng tempo, iba-iba ng bilis, iba-iba. Pero isa yung tinutukoy. Kayo, iba-iba yung tinutukoy pero isa yung pupuntahan. Iba-ibang kwento, iba-ibang buhay. Man, ang hirap gawin nun. Hindi ako musician. I'm not an artist like that.
I'm not a professional, hindi ako expert, pero naintindihan ko yung mensahe. May pagka-abstract niya sa iba. Geometric sa iba. Ganun siya kakomplikado. And I like it. Like, I like it that way. That's why I told Goodness, I'm a fan. Hindi naman sa pag-aano, pero hindi rin ako makomment talaga kung hindi ko rin talaga, kung hindi mo rin ako napukaw. Hindi mo rin ako natapik. Pero kung once na may binago ka sa akin na para sa ikabubuti ng buhay at pagkatao ko, asahan mo ipaparamdam ko sa'yo na nagawa mo yun sa akin. Ganun gusto ko rin kung bakit ganyan ka sa akin. Ayun yung totoo. Oo, ikaw yung nagdadala eh. Kung paano ako makikitungo dahil sa pinapakita mo eh. Eh, nakikita mo naman ako. Okay naman. Diba? Sarap. Kausap kita. Ginusto ko yun. Yeah. Ginusto rin kita. Ginusto mo ako na maging ganito sa'yo. Salamat. Ang saya lang, no? Ang gaan lang. Sana mas maraming taong ganyang kalawak na walang dalang kahit na anong negative vibrations. Kasi I would love to do conversations, kahit hindi sa podcast, nang ganito lang yung usapan, nang magaan, na maayos, na may pangarap, pero hindi tinutukoy, pero nararamdaman na may pangarap. O mo ipopoint sa kanila, yung mga gusto mong maging, na gusto kong maging ganito. Oo. Bakit? Para pag, halimbawa ito, susuot ka dyan, di ba? Punta ka sa closet mo. Gusto mo ng iba't ibang itsura. Yeah, yeah. Gusto mo nang pangarap. Para pag gano'n nila, pagharap mo sa kanila, yun ba si Polo P? Bubulagayin mo sila. Bubulagayin mo sila. Mm-hmm. Sa mga gusto mong marating. Mm-hmm. Nagulat yung mga tao sa amin na, hala, ba't gano'n? May mga nagpapapicture sa kanya. Mm-hmm. Sino siya? Yung mga tao sa amin. Totoo. Totoo. May mga pag pupunta ko sa lugar, nagulat yung mga tao na, sumisigaw sa kanya, ay, tropa niya yun, kaibigan niya. Pero ang totoo, hindi ko pala kilala yun. May, ay, ayun ba yung gumanda ng galing? Ay, kawig niya yung ano. Diba? Nagugulat ang lahat. Pero hindi mo inisip sa umpisa na kaya hindi ko sa inyo sasabihin para magulat kayo. Hindi. Hindi. It's just yung taong protektado mo lang yung plano mo. Gusto kong makita yung mga tao na interesado sa akin. Okay. So wala kang teaser, walang nothing like that, walang pagbubuhat. Or ano, abangan nyo na lang. Kung interesado man sila, makikita ko sila dyan sa harap ko pag nagsasalita. Gusto ng kwentuhan. Ito, kung bakit may mga kasama ko ngayon. Kung hindi naman interesado yan sa atin sa mga mangyayari, sa mga pag-uusapan natin, wala yung mga yan. Alam mo, madaya kayo. Kasi hindi pa lalabas sa YouTube na panood nyo na. Oo, di ba? Interesado sila. Ang swerte na ito. Na, grabe. Kamusta? Tol, galing. Abot ko. Sobra. Napaka galing. Akala ko si... goods, tama ka. Hindi nga lang ikaw. Lahat kayo ganyan. Oo. Sabi niya sa akin, hindi lang ako. Lahat kami ganito. Oo nga. Oo nga. Kaya kayo... Ay, Diyos ko. Lord. Guys, kung alam niyo lang kung gaano kagaan yung pakiramdam ko, sa totoo lang. Sa totoong buhay lang. Kung ano yung lumalabas pag nanood kayo sa YouTube ng parang kung gaano sila ka-open sa bundok, sa mga kanta nila, at sa kung saan man, yung first music video nyo yun eh, na yung pajama party na parang nasa enclosed area eh. Lahat kayo nasa nature, lahat nasa labas. Sobrang gaan. Oh, natural, no? Yeah. Napaka-natural. Maganda pala ang natural, no? Na paggalaw ng... Hindi ka limitado. Walang nagdidikta. Maganda ang natural. Gigi. Yeah. Totoo rin. Diba? Salamat. Kasi may mga nagpapakanatural sa atin. Diba? Tsaka ano, importante yon. Sa kahit na anong ginagawa mo sa buhay, may taong nagre-remind sa'yo para maging natural. Na hindi ka papasok sa karakter na hindi ikaw, na hindi ka pupunta sa isang sitwasyon na hindi mo kaya. Dito ka lang. Baka dumating yung point na pangitiin ka ng director, hindi mo kayang umiti. Diba? Oo. Kasi hindi natural sa'yo yun. Kaya may workshop, kung may acting workshop, diba? Para matutunan mo siya.
makasanayan mo yun. Maging natural na. Pag-iyak. Pagtawa. Pagiging masaya. Expression. Paano huhugutin yung emosyon? Anong kailangan mong isipin? Oh, no? It takes practice and experience to be someone. Pinag-aralan namin yun ng 1096 kung paano pasukan yung iba't ibang emosyon ng kanta. Kaya nadadala niyo siya. Oo. I now understand why. Galing. Lakas nun, tol. I like it. Yan yung arts namin. Ang galing din. Nagustuhan ko rin sa kanila na, okay, ganito rin sila. Bakit hindi maganto? Bakit hindi maganyan? Pag may mga nagsasalita sa mga, ito ka member ng tennis, bakit hindi ganyan? Oo nga, no? Tara. Ganito naman. Ay, may napanood akong ganyan eh. Ay, okay, idilagyan natin ng... Kasi may mga mahilig mag-YouTube, mahilig mag... Totoo. Diba? Tapos nagkoconnecta kami. Ito, ay, wala pa na ang gawa niyan. Gawin natin. Ay, okay ito ah. Paglabas na ito, gawin natin. Ay, marami mag-hate yan pag ginawa natin. Hindi, okay lang yun, men. Inaasahan na namin lahat yan. May mga magagalit. Hindi mga lahat. Mag-hate. Hindi lahat abot siya. Oo. Alam namin yan. Intindi namin yun eh. Oo. Kaya nga, pagmamahal lang ang binabalik niya, no? Walang nainis, walang pumitik, walang kahit na ano. Basta mahal nyo lang sila, no? Open lang kayo. Nagulat nga, misa may nangagalit. Alam, bakit may ganito? Okay. Sige, magalit ka. Lubusin mo ah. Lubusin mo ah, hanggang sa ma-realize mo. Misa nga gusto ko silang harapin eh. Yung mga nagagalit, yung mga gusto kami saktan. Gusto ko silang makaharap. Mm-hmm. Tol, usap kami harap-harapan. Okay. Tignan natin kung... Magalit ka pa. Kung pag nakilala nyo kami. Di ba? Oo nga. Totoo. Baka matuwa ka pa, tol. Saan ka na natulog? Sa bahay mo? Pwede ba doon na lang ako matulog? Baka gumanong ka pa. Sobrang komportable. Pabalikan ko lang. Kaya lang naman tayo nagagalit kasi hindi natin naiintindihan. Totoo. Kung iintindihin mo lang, bakit ka magagalit? Ganun lang ulit. Inulit ko lang yung sinabi ko kanina. Pero nagagalit pa rin tayo. Oo naman. Oo naman. Yun na, parte na siya. Parte na siya. Paano mo na lang mas ilalesen, I think? Sa 1096, sino ang pinaka hirap mabasag? Bakit pa sila tinitignan? Ako? Ikaw. Hirap ka basagin, tol. Kung ako pagpipiliin mo? Oo. Min, lahat sila? Kaya mo basagin? Hindi. Ano? Hindi ko sila lahat kaya basagin. Okay. Sila ngayon bumabasag sa akin eh. Natututo rin kasi ako sa kanila. Binabasag ko sila minsan. Pero may sinasabi sila, natututo. Para sa'yo yun? Natututo ako. Nice. Sinasabi ko sa kanila na kung may gantong mga bagay, sabihin nyo sa harap ko. Kahit mahirap, sabihin nyo sa harap ko. Papakinggan ko yan. Gusto kong, alam mo yun, gusto kong makita yung mga reklamo nyo. Gusto kong marinig. Para, maitama mo. Proseso ko sa utak ko. Oo. Paano ko ba susolusyonan to? Paano mo aayusin yung hindi maayos? Paano mo sasagutin yung hindi mo nasasagot? Paano mo gagawin yung hindi mo nagagawa? Paano magiging masarap sa tenga ko? Kailangan marinig mo sa kanila. Kung paano gumaan yung pakiramdam ko pagkaharap kita. Ganun. Galing. Paliwanag mo. Sa perspective mo, sino si Gecko? Mabilis lang. Bilang Polo P, anong pagkakakilala mo sa kanya? Si Gecko? Oo. Anino siya? Anino. Si Lucy J. Lucy J? Malalim yun, ha? Yung shadow? Malalim yun. Oo. Anino siya? Si Lucy. Si Lucy. Ay, kinatatawa. Solid. Ano, parang bagong tubo na bulaklak. Yung mga pinamaganda bulaklak. Blooming na blooming. Oo, man. So, young wise. Young wise? Kapre. Kapre. Tumatawa si Young Wise. Goodist. Goodist?
Teka lang. Nice. Yun lang. Between. Star. Galing. Kwentuhan mo ko, sharean mo ko. Di ba may mga music videos kayo na nasa bundok, Sapa. Sapa ba yun? Batis. Nakikita namin kayo sa lente ng camera kung ano yung kinunan habang pine-perform niyo yung song. Mag-share ka naman what is it like there while being there. Ano bang, paano yung food, paano yung banding, paano yung tugtugan ng music, ano bang... Kala nila, no, kala nyo malaking production ng mga nangyayari. Pero hindi. Kayo-kayo lang. Kami-kami lang. Ambagan. Ambagan. Okay. Tapos, ganun pa rin yung lifestyle namin. Tara, gantong oras. Eh, tara, punta tayo sa bundok. Taga-bundok kami. Yung sinasabi nila, ba't ganyan? Parang bay naman yan, taga-bundok. Oh, taga-bundok kami. Bay, okay rin. Bay, kamusta dyan? What's up, bay? What's up, bay? Yeah. Ano meaning ng bay, brother? Niyakap nyo. Bro. Yeah. Rare. Rare ang ibig sabihin ng bay. Yeah. Salita. Oo. Rare friend. Kakaiba ka. Mm-mm. Bay. Niyakap nyo yun. Bay kami. Tagaroon naman talaga kayo. Ganon kayo kadala sa bundok. Bay kami. Oo din. Sa Bisaya, yun na words ha. Okay. Sa loob nun, anong pasilipin mo kami? Ako. Hindi ako kasama doon eh. Pero anong nangyayari doon? Ambagan, punta doon. Punta tayo doon, ganyan. Tapos iba, what? Ano yan? Kainan. Si Goodies lagi, tagaluto namin. Uh-oh. Mahilig si Goodies sa luto. Mahilig siya. Feeling ko fulfillment ni Goods na mapapakain niya yung mga kapatid niya. Nakikita ko art ni Good ngayon, yung pagluto. Ah, okay. Nandoon siya sa face na ano. Oo. Galing, no? Hilig niya yun ngayon. Nandoon si Goodies sa pagluluto. Parang art form na rin sa kanya, no? Masaya siya na gusto niya lang talaga kumakain kayo lahat na gawa niya. Nakikita ko masaya siya sa ginagawa niya. Tapos pag kinain na namin, yung tinitingnan na kami. Yeah. Tinitingnan niya kami. May fulfillment sa kanya, no? Oh, man. Nakikita ko yung good. Tapos pag masarap, okay, masarap naman sa akin. Tapos dun siya, ayos ah. Parang nakikita niya na, ayos ah. Na-enjoy niya yung ginawa niya. Oh, see you, man. Ang sarap talaga. Hindi, I can attest to that. Kanina, dumating yung 1096 sa bahay, nagluto si Goods ng, ano yung dalawa? Dalawa yun eh. Dalawang putahe. Adobong sitaw. At saka... Papaya ba? Papaya na may... Oo, gata. Papaya na may patatas at may gata. Ah, lasang chicken curry na walang chicken. Okay. Tapos yung... nako. Kaagawan ko si Gecko kanina dun sa adobong ano. Sarap. Dami kong nakain kanin, ha? Bihira ako magkanin. And that's how good he cooks talaga. Pinigilan ko ngayon kinain ko eh. Kasi gusto kong makita yung kinakain yun at tambak yun. Parang sabi ko, ito, sapat na to sa akin. Oo. Gusto kong makita sila kung paano na-enjoy. Makakailang kanin ba sila? Oo, then. Nakapagkanin ka. Oo, tol. Sarap. Tabi tayo eh, di ba? Ang dami natin nakain eh. Si Young Wise, dinagdagan pa ng blessings eh. Anyways, so yun, ganun kayo sa bundok, si Goods ang nagluluto, sinong nagpe-prepare ng lutuan, sinong mga ibang bagay, pasilipin mo kami sa behind the scenes. Natatawa ka na agad, yun yung ka-lap trip doon. wala lang, ang angas lang. Totoo bang si Gecko talaga lagi nasa duyan na parang... Gecko. Oo. Oo, tatayo siya minsan. Kakain ng biskwit. Gaganan. Uy, Gex, ano yan? Ay, gusto mo? Gaganan siya minsan. Tapos, pahingi ako niyan. Gutom naman. Sige, tiisi mo yan. Tagal ng ulam natin. Maluto eh. Man, ganun kasi, man. At saka, normal yun sa tropa, man. Oh. Ang bagang kami. Tapos, ang tagal. Anong ginagamit namin doon? Pinip. Pay-pay lang kami. Sa Marlica, sa tahanan namin doon. Mm-hmm. Yung mga bagay na nandiyan. Saan probinsya to? Yung Maharlika? Wawa. Zambales? Rizal? Rizal. Okay. Province of Rizal. Montalban. Okay. Doon kayo madalas eh, no? Oo. Inaalagaan din namin yung lugar na yun. Mm-hmm. Dahil nga... Tahanan niya yun eh. At saka nakikita namin may mga iba't ibang ibon. Mm-hmm. Iba't ibang kung ano-ano mga creatures na lumilitaw kapag hindi na abuso. Oo, no. Na doon mo lang makikita. Sobra. Kasi hindi abusado. Sobra. Hindi na abuso. Hindi sila takot. Kasi alam nilang may kumuprotekta sa kanila. Yeah. Totoo din. Doon ako nakita ng ibang
ay, may ganito palang hayop. Wow, ayos. Samantala dito, yung lumapag ka dito, yung tarantula, ay, binibenta. Wow, inaalaga, ano. Anong breed niyan? Tuwan-tuwa sila. Doon ko nakita, yung mga tarantula, inaaway lang ng pusa, kinakain. normal na yung ecosystem nila nangyayari. Oh, ang galing. Ano, tarantula yan ah. Baka mandagin. Hindi. Ayun talaga pagkain nila. Oh. Yeah. Nag-hunting sila. Tarantula meat. Nag-hunting yung pusa. Hindi daga. Nag-hunting yung aso. Nag-hunting ng manok. Uy. Sige, pag nahuli mo yan, kakainin mo yan. Pero hindi niya mahuli kasi nililigtas din ng manok niya buhay. Yung buhay ng sarili niya, nililigtas niya, pre. Galing, no? San, from where mo ino-observe yun, tol? Nakaupo lang ako dun. Pinapanood ko yung mga pangyayari. Hapon, ganun. Tsaka ang haba ng oras, hapon, no? Hapon, tapos may kape ako. Kung bakit may mga sulat din ako na nagkakape ako. Oo. Kasi ganun lagi yung vibe mo dun. Oo. Yun. Doon ko nabuo yung mga anong senaryo na ayos. Sulat ako dito para mailabas ko tong kanta na to. Ano yung kape ng Polo P? Kape? 3-in-1, black coffee, anong kape? Dito sa syudad, ano, copy ko. Baka naman! Nagbanggit ka agad ng brand! Ay, sorry. Basta yun. Pero sa bundok? Sa bundok? Oo. Black coffee lang, okay ka na? Pinupulot lang eh. Oo, yun nga. Yung black coffee nga. Pinupulot? Kayo na nagro-roast? Kayo na nag-aayos? Oo, meron dun. Nice. Galing. Yung sinasabi nila sa akin, na itinatae yan, no? Yung alamid. Oo, ayun ba yun? Tapos sabi ko, ayun yung kinakakapi ko, tapos nakabalot na dun sa baba. Yung may mga ganyan, di ba? Nagtataka ka. Ay, ganito pala yung proseso na ito. Galing. Di ba? Tapos ang tatikma ko dun, nakalagay sa medyas pa eh. Yung iba yung parang mababad ba? Mm-hmm. Nakalagay sa medyas. Tama ba ito na iniinom ko na sa medyas? Ay, hindi ito. Normal daw yan. Kasi ilalagyan, malinis naman yung medyas na yun. Tapos nagtatawanan pa kami. Nice. May mga tropa doon. May mga nakasama rin kasi ako doon. Iba't iba ang circle namin. Mm. Pero pag nagsama kami, solid talaga. May isang ano. May kaibigan din si Goodies. Pag lumabas siya sa 1096, si Gecko. Nanando doon din. Oo. Dihadala nila doon. Ito dito, naranasan ko dito eh. Kasi ganito eh. Kaya tayo doon kasi naranasan ko. Gusto kong iparana sa inyo. Wow. May ganun, men. Wow. Oh. Karamdam. Mm-mm. Ayun. 1096. Nayaya ako sila. Ang sarap din ang naging buhay namin doon. Madalas kayong... Camping. Oh, tumatakas kami. Lagi. Madalas kaming tumatakas. Bakit takas yung sabi mo? Bakit takas yung ano treatment eh, ang mo? Ang ingay eh. Di ba? Ang ingay. Sa syudad, no? Totoo lang ang ingay. Mag-FB ka, pagising mo sa umaga, kukunin mo agad yung kasi na-distract ka na agad. Yeah. Nagpapahinga tayo. Parang meditation, men. Nagpapahinga tayo layo sa distraction. Ito muna ako. Huwag niyo akong guluhin. Ito muna ako. Uupo muna ako dito. Mananahimik. Mm-hmm. Papakinggan yung sarili. Hihinga. Mm-hmm. Ayun din. Yung takas namin. Sa akin, ayun yung pagtakas ko. Sa pagbalik ko ulit, naiintindihan ko na ulit lahat. Babalik ako ulit. Dililat ako ulit sa meditation ko. Bababa kami ulit ng bundok. Yun yung takas. Tumatakas kami. So, pagbalik mo sa ingay, sa responsibilidad, sa syudad. Yung mga nakasama ko nga, sabi nila, tumatakas sa realidad. E, realidad pa rin naman kahit pumunta kang bundok ah. Tama. Tama. Pero, kumbaga, pag bumalik ka dito, recharge ka pag galing ka doon. Oo. Yun yung... Napakasimple kasi doon, man. Napakasimple. Ayun yung sabi ko. Kaya ako, nag-aaral ako minimal. Kaso, hindi ko mapakitang minimal ako kasi yung daming nagbibigay. Yung mga suotin mo yan. Sinusuot ko kung ano yung mga binibigay lang sa akin. Wow. Sapatos. Nahita ko na nagbubunga na lahat. Nung pinaghirapan ko. Yung ginusto ko ng mga bata, nung bata ko. Binibigay naman. Ang ganda nila tignan sa YouTube. Bakit tignan? Ang ganda nila tignan sa TV. Kasi nga, may nagsusuot sa kanila. Kasi nga, may mga nagme-makeup sa kanila. Dahan-dahan kong... Di ba? Yeah. I understand. And you deserve it, man. Salamat. Kasi ayun yung din yung gusto ko eh. Marami yung pangarap. Pero nag-focus ako sa isang pangarap ngayon. Na pag, boom, nakapul ko yung pangarap ko na yun, hindi lang ako magiging masaya.
maraming taong sasaya sa pangarap ko. Oo din. Anong ultimate event na gusto mo magpa-perform ikaw at yung grupo mo? Anong na-imagine mo? Hindi, na-envision mo sa stage? Yung kasama yung grupo ko. Nakikita ko na ano eh, magiging halo-halo yung tao. Magiging iba-iba rin yung kulay. Mm-hmm. Iba't iba kulay. Bakit may ganitong buhok? Bakit may ganyang buhok? Bakit may ganitong itsura? Kasi ang music namin, hindi siya pang sa'yo lang. Pang sa akin, pang sa amin. Mm-hmm, mm-hmm. Pang mundo yung music namin. Sobrang lawak. Sobrang lawak. Mundo yung dapat na makinig sa amin. Kahit hindi English yun. Kahit Tagalog. Ano yan? Filipino. Galing. How proud are you that you are a Filipino, Polo P? Maharlika ako. Hindi ka Filipino? Hindi. Maharlika ka? Maharlikan ako. Galing ako sa bansang maharlika. Okay? Mm-hmm. Napinalitan lang yung pangalan. Oo. Ng mga Espanyol. Eh. Nagmamanifest. Ang ginagawa ng mga tao ngayon, gusto kong maging ganyan, no? Yung mga nakikita ko sa ibang bansa, ng originality. Oo nga. Mga nabuhay ka dito sa bansa na puro tribe. Runinuno, may mga sinasabi aswang. Ano nga ba sila? Ah, yung mga tribo. Hindi bagay yung Pilipinong tawagin sila. English. Ano ba tunog yun? Filipino? Filipino? Hindi kita tatawagin Filipino. Maharlikan. Nakikita ko sa'yo. Tagamaharlika ka. Kasi ito kay, ito yung katangian mo eh. Tagamaharlika ka. Tinatanggap ko sa sarili ko, tagamaharlika ako. So kung bakit ganito rin ako. Isipin mo, tanggapin ang bawat isa na tagamaharlika ka. Ano ang magiging ikaw? I get that. Great creation ka. San ka galing? Pinaka the best na ginawa ka. Maharlika. Ikaw yung pinaka the best na ginawa. Na bansa, na tao. Na nilalang. Yeah. So yun ka. Ayun ako. Are you proud being it? Proud na proud. Kasi yung tunog niya. Yung ibig sabihin niya. Yung nakapaloob. Yung nakapaloob. Kung anong ibig sabihin niya. Galing. Sobrang dami ko pang gustong malaman tungkol sa'yo. Pero Polo, sobrang dami ko nang pinoproseso dahil sa mga sinabi mo. After ng break na to, gusto ko marinig yung poetry mo tapos mag-shoutouts tayo. Ah, tara. What's up, Cyberspace? Maraming salamat sa panonood dito sa Dog Brock Radio. Sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng mga aral at values as much as I did nung ginawa ko yung interviews na to. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe in this YouTube channel, Dog Brock TV. At mapapakinggan nyo lahat ng episodes ng podcast ko sa Anchor, sa Spotify, Google Podcast, at lahat ng podcast and music digital streaming platforms around the globe. Maraming salamat again at balik na tayo sa episode. Well, sobrang salamat lang din talaga sa oras, Polo P. Dami ko pa, sa totoo lang, sa totoong buhay, tol, kung hindi na... Kung alam kung wala na akong gagawin, I would love to talk to you all day, all night. Pero kailangan ko munang i-process kasi hindi ko kayang i-proseso lahat sa sobrang lawak. And I'm sure din sa mga nanonood, may mga bagay kayong hindi naintindihan. Pero ako, I can attest to it. Oy, wag kayo magkakating ah. Oo naman. I can attest to it na... Ay, kaso yung mga nagkating, hindi na nila napanood yung ganito. Oo, hindi na sila abot dito. Nag-cutting. Oo, nag-cutting. Anyways, Polo P,
Gusto ko lang din, no, I can attest na I can feel his energy at wala siyang masamang intention or kahit ano whatsoever. Sarap. So kahit okay, hindi ko siya nagigets sa ilang bagay, uuwi ako at iintindihin ko yon at alam kong may nakapaloob doon na may gusto siyang mensaheng iparating. Kaya kayo, kung nanonood kayo until up to this, magto 2 hours na, this is, man, this is something that you really need to pay attention to. Because me, ngayon, ang dami ko learnings. Flow artist ako. Oo. Flow art. Oo. Oo. Oo din. I can feel it. So ngayon muna, so yeah, shoutouts muna sa lahat ng nanonood dyan sa live chat, man. Sobrang solid nyo. Maraming maraming salamat. Hindi ganito yung Dog Broke Radio kung wala kayo. Grabe, umaabot na tayo ng 780, 500, 400, 800 na nanonood every time na magla-live. Ilan eventually, dadami na yan. No? Nito? Sana marami. I think oh. Naman. Oh, maraming computer shop na sinound trip ka. Wala. So, kanina ko pa ito gusto antayin. Pwede ko bang mapakinggan ang okay. Ang iyong poetry? So, may baon akong poetry nga. Okay. Lagi ko siyang ano eh. Gusto ko siyang laging banggitin. Mm-hmm. Pag napapadayo ako sa mga lugar. Okay. Pupunta ako minsan sa event na wala ka naman ako dun sa ano. Sa listahan. Wala ka sa line up? Pupunta ka sa event? Pa-perform ka? Amen. Basag? Ayun yung art ko. Art ko yun man. Art ko yun man. Totoo? Trip niya yun, Gex? Man, di ba? Alam ni Gex yun. Nila-line up mo sarili mo? Amen. Decision? Amen. Papasok ako doon tapos, may bakanting oras pa kaya? Mga ganun. Oh, pwede pa. Tagal yun. Hindi ko makita si ano eh. Pairan ng mic. Play mo. Hello, check. Mic check. Yo, ayun na. Perform ko na. Tapos, nagulat ako may lumalapit. Uy. Sino itong mga natas nag-perform na nga? Pak, pak, pak. Hanggang dumami. Sino yan? Sino yan? Sino yung nag-perform? Oo. Wala naman sa listahan yan. Polo P? Polo P? Yan. Polo P? Galing, Polo no? P. Minamarket mo na pala yung sarili mo nun. Oo, oh, man. Tapos pinapractice mo na pala yung craft mo nun. Oo, oh, man. Pero kinukulitan mo lang. Oo, oh, man. Galing. Okay, so lagi ka may baon. Ngayon ba, mapapakinggan ano siya eh. Ito. Sige. Gusto niyo ba mapakinggan? Yeah, yeah. Lalo ba kayo? Comment kayo sa baba guys kung anong feeling nyo dun sa poetry na gagawin nyo ngayon. After this, mag shoutouts kami. And yeah, maraming salamat lang sa inyo lahat. Narinig nyo na to? Narinig na nila to? Ladies, yung mga alam nila. Ladies and gentlemen, Paulo P. Yo, my check. Pag-alagala ang tanong ng bawat isip. Sa panong panaginip, ako nananatili. Sa pagiging ako, malabo na mainip. Kahit sa mundong ito, siksikan sa sikip. Arukin ang kalaliman, baka ika'y mabagok. Sitahin ang nilalang, baka ika'y masapok. Kung sino pang maboka, sila pang mga ugok. Ako nga ba ang sira? O inyong mga tuktok? Kung ito ang kabaliwan, sarap manatili. Ito ay ako, hindi nyo masisisid. Basahin ang isipan, hindi mo masisisid. Baka mabaliw ka lang magkabuhol ang mga litid. Ikaw ay ikaw, ang siya mong puna. Hayaan mo na lang, walang masama. Mapayapang nila lang sa mundong mapanghusga. Kung ayaw mong bumalik sa'yo, huwag gawin sa kanila. Salamat. Man. Thank you, Paulo P. Sobrang solid dun. Yeah, yeah. Nagustuhan nyo ba yun, guys? Comment kayo sa baba. Anong tingin nyo sa poetry na yun ni Paulo P, man? It's really, really entertaining and it has a lot of values. Nasulat ko yun, man. Ano? Anong kwento behind that? Ayun nga, nabaliw na ako. Tapos, bumaba ako ng ano. Sa isang bahay na yun, ako lang nakatira dun. Ako lang. Ano, fifth floor? Fourth floor siya. Mm-hmm. Tapos ako lang nakatira dun. Doon ako nilagay ng mga magulang ko. Tapos na ako nagbalyo-balyawan. Doon ako 1096. Doon mo din discovery yung sarili. Oo, oh, inuklas ko lahat. Tinuklas mo lahat. Oo, oh, man. Doon ko na ano, nabuo para paglabas ko. Ito na. Kaya ko na to. Ako na to. Ito na ako. Taas na akong ito ako. Yeah. Walang kahit na anong kahihiyan. Proud ka lang kung ano ka. Oo. Kung may kahihiyan para sa iba,
Papakinggan ko yun. Ano kaya yung mga hindi nila nagustuhan? Uh-huh. Baka kaya kong abutin yun. Baka kaya mong itama. Baka pwede mong baguhin. You're open to that. Open ako dun. Kaling. Kung anong dapat. Sobrang bukas mong tao, Paulo P. Natututo ako. Nag-aaral ako. Nag-aaral ako dito. Hanggat nandito. Mm-hmm. Ito, nag-aaral ako. Tinutuklas ko yung gamit mo kanina. Yeah. Natutuwa ako. Itong mic, yung tunog, ang ganda. Ang sarap sa tenga. Ang sarap din magkaganto. Diba? Yeah. May sarili ka. Ano rin siya? In my part, inaral ko rin kung ano yung kailangan. Galing. Pinanood ko rin lahat ng reviews. Mm. Inisip ko rin saan pinaka mabibili. Paano ko siya pinag-ipunan. Nag-isip din ako ng pwede kong gawin para maibili ko siya neto. So, meron din siyang investment in my side na na-appreciate mo. Kaya ako rin, may fulfillment akong kasiyahan ngayon. Deserve din ng mga tao na umuupo sa podcast ko na nagbibigay ng oras, ng value nila na magkaroon sila ng gantong klaseng monitor at ng gantong klaseng mikropono para mapakinggan yung gusto nilang iparinig ng maayos. Salamat, na-appreciate mo. Darating yung araw na kami, lima, nandito. Sa mas malaki siguro. Tag-iisang ganto. Mic. Yeah. Kung paano kami kausapin ng magkakasama. Alam mo yan. I can attest to that. For me, ayoko silang ipaliwanag isa-isa, pero para sa akin, bawat isa sa kanilang karakter sila, meron silang sobrang gandang paliwanag. And I like every thing about them. Each and every one of them. Paulo P, salamat sa oras mo, no? Pero magpapa-shoutouts muna tayo sa mga solid na sumusuporta dito sa Dogbrok TV, sa Dogbrok Radio. Yeah, magsa-shoutouts tayo, guys. Kung gusto nyo na ma-shoutouts ko at ng kasama ko sa podcast, whether it's Paulo P, other members of 1096, o kung sino mang artist, professionals, entrepreneurs, o kung sino man na nakakasama ko dito, guys, all you have to do is comment down your name, your location with hashtag Dogbrok TV, hashtag Dogbrok Radio. Guys, totoo, di ba? Tama. Nice. Comment nyo lang yon, tapos isa-shoutout sa amin kayo. Maraming salamat comment sa lahat na nagsishare, nagko-comment, nagtatag ng friends nila sa mga posts, sa mga pages na sinishare yung music ni Polo, music ng 1096, mga content ko, mga pages na nagko-quote, mga tao na gumagawa ng fan arts. Maraming salamat sa inyo. Magbabasa ako ng mga comment nyo, ha? Oo. Tsaka nandito ka sa live na to. Mismo. Sa ano nito. Nung kay Goodies, andun yung buong 1096, eh, no? Nung episode ni Goods, no? Kulit. Anyways, yeah, shoutouts natin, guys. Name, location, hashtag Dogbrok TV, hashtag Dogbrok Radio. Pag wala kayong hashtag, hindi namin yan mababasa kasi sa hashtag namin hinahanap yung mga nagpapa-shoutouts. Alright? So, shoutouts muna kay Chase Villacorte ng Kaiwa, Tokyo, Japan. Kay Uy, Kurt... Layo. Layo nun, man. Konnichiwa. Kurt Russell Vergara ng Naga City, Camarines Sur. Uy. John Paul De Vera ng Barbaza, Antique. Hasbro Lawrence ng Boracay. Shoutouts din sa'yo, man. John Andre Mendoza, galing sa Doha, Qatar. Sobrang ganda ng bansa na to sa Middle East. Ayun, no? Eh, tignan natin kung maganda talaga dyan. Oo. Dali nyo ka. Guys, kung nasa province kayo, nasa outside Metro Manila kayo, or outside the Philippines, message nyo kami, email nyo ako. Kung may kilala kayong producer dyan, i-pitch nyo 1096 Gang. Pupunta kami dyan. Man, papasayahin namin kayo. Pag lahat na, pag wala ng COVID, wala ng pandemic, okay na lahat, let us know. We would love to perform in your town, guys. Diba? Okay, shoutouts ulit tayo. Shoutouts kay Gab Pagsisihan, Champ Hoops and Determination Clothing from Muntinlupa City, Olan Pinko ng Valenzuela, Iyard Ignacio, Brad ko to ng Bacoor, Cavite. Kamusta sa'yo, Bosho? Shoutouts din kay Aristotel Tampos ng Tondo, Manila. At yung mga natira, isa-shoutout si Paulo P. Oy, shoutout, tara. Shoutout naman tayo. Let's go! Sinong gusto ng shoutout? Ayan. Simula sa taas, pababa, tol. Okay. Shoutout nga pala kay Randel Curia ng Dasmariñas, Cavite, ng Sean Mike, ano, Sean Michael. Shin, Sean? Bahala ka, tol. Ano ba? Sean? Si Riban. Nang Punta, Santa Ana, Manila. Ayun. Ay. Ang hirap ng name mo, ha? Pakikorek kami sa comment. Pasensya na. Ay, kay Joshua Garcia
Labo, Camarines Norte. Yeah. Layo na naman. Layo, sana makarating kami dyan. Ha? Let's go! Sa fiesta nyo, sabihin nyo sa mayor. People choice. People choice. Oo. Coronadal City, South Cotabato. Ooh. Mindanao na yun. Ooh. Let's go. Ooh. Oh, did yun man. Lance Alvarez, Caloocan City. Shoutouts. Kay Cesar. Pagbilaw kay Son. Oh, Cesar ng pagbilaw. Kay Carlos Ginobe, Baguio City. Mm-hmm. Yes, ay. Baguio City. Baguio. James Sanga ng Cebu City. Wow. Kay Hitomi Famila, ano, Hitomi Familara, Japan. Wow. Yan. Dalawa na yung Japan, ha? Oh, sim. Kay Jason Carlos Gadi, Tondo, Manila. Yes, shoutout sa'yo. Kay Ran Valencia, location, binasa ko pa talaga. San Mateo Rizal. Okay. Nakapunta ako dyan. San Mateo. Kay Yansay Torres, Bacoor City. Uh-huh. Kay Brax Kimbao, Makati. Shoutout sa'yo. Makati, kakagaling ko lang dyan kagabi, ha. Kay Kim Jan, Saklag, Gen, Trias, Cavite. General Trias. Si... General Trias, Cavite. Kay Lasan, Santino. Santa Barbara, Navaliches. Okay, kay Pat Good Good, Tag Love, Montalban, Rizal. Yeah, shoutout sa'yo. Ano ba yun? Grupo ba yun? Yung iba kasi, kung anong gusto nila ipa-shoutouts eh. Hindi na, okay. Grupo. Minsan, clothing nila, di ba? Stick din. Jan Andre Mendoza, Daha Qatar, kay Miko Villanueva, to Gihing Agonoy, Davao del Sur. Oh, so did. Gusto ko na bumalik ng Davao. Stay local, from Las Piñas City. Shoutouts. Mm. Shout I'm from there. Naman. Jan Eduarte, Marikina. Mm-hmm. Job Gib, yan, Nabota City. Kay JB Bersosa. Kay Daw Mabalakad, Pampanga. Daw Mabalakad. Kay Christian Traje. Yan. Slam Dogs Family. Shoutout sa inyo, man. Shoutout sa inyo. Ano to? POV ba yun? Mm-hmm. Pob Banga Aklan. POV Banga Aklan. Ah, okay. O baka Poblasyon Banga Aklan. Mm. Pwede rin ganun. Owen, pakilinaw aparado. Guys ha, next time. Oo, linawin nyo ha pag gusto nyo hiwa-hiwala yung ano, lagyan nyo ng... Huwag nyo kami i-text sa shoutouts kasi hindi... May load din naman yun. Huwag nyo natipirin. Oo nga. Oo. Libre lang naman. Oo. Sino pa? Kay Owen Amparado na Ikabite. Shoutout sa'yo, tol. Kay Jomar Olguina, may Kawayan, Bulacan. Yep. Kay James Earl Flores in the street, PH Antipolo City. Mm-hmm. And Emperor Justine. And ito... Kaya mo pa tol 400 yung shoutout mo pag live eh. Balengasa QC. Shoutout Street of Minds from La Union. Oy, may La Union Joshua pa. Pete. And Pete, Batangas City. Kay Olan Pinko, Valenzuela. Kay Andre James Flores, San Mateo. Kay pa-shoutout kay Dog and Daniel Trinidad from Pasig. Yeah, ayan. Shoutout sa'yo tol. Alex Bayabo from Makati. Bayobo. And Bernard Cubin, Caloocan. Shoutout sa mga taga-Caloocan natin. Cubin ata yun, no? Oo. Nagkakaano na ako, ha? Accent na ako, ha? Yeah. Ayan. Kay June Indaya, Pasig. Kay Kyle, Ashley, San Fernando, Pampanga. Yeah, yeah. Ayan. Kay Christian Cabales, Batangas. Ayan. Kay Marvin Bayona ng Negros Occidental. Kay Yancy Torres, Bacoor City. Ayan. Dami rin kabitin. Naubos na, no? Meron pa ba? Yun lang, eh. Yan lang eh. Ayan, comment pa. Diba? Yun, so, salamat sa inyong lahat guys. Kung gusto niyo ng ganong shoutouts, comment nyo lang sa baba ng video na to at sa kahit na anong video, name, location, Dogbrok TV, Dogbrok Radio, naka-hashtag yun at babasahin namin yan every time na may podcast kami. Mapapanood nyo tong podcast every Sunday, 8 p.m. dito sa Dogbrok TV. Mapapakinggan nyo siya sa Apple Music, Anchor FM, iTunes, Spotify, Google Podcast, at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Polo P, kung may iiwang kang salita sa mga lahat ng nanood for more than 2 hours at sa lahat ng sumusuporta sa iyo at sa 1096 Gang, sabihin mo yun. Salamat. Salamat mula kay Polo P. Saan kanila mapapakinggan? Saan kanila mapapanood? Promote your social media. May YouTube na ako. Yeah! May YouTube na si Polo P! YouTube na ako, man.
Tapos meron na akong ano, SoundCloud. Meron pala akong SoundCloud. Okay, may SoundCloud ka? Oh, meron. I-check nyo yun. Magugulat kayo. Ang daming iba't ibang mood. Oo. Ang kulit. Basta ang kulit. Para ka rin si Goods, you know, na puno mo yung SoundCloud. Oh, ay, ano nga eh. Minsan nga nagbubura ako para mag-upload ulit. Oh, ikaw hindi mo naisip yun. Lumipat ka ng platform siya, nagdi-delete na para mag-upload. Oh, man. Ang gagawin ko ulit, gagawa ko ng bago. Okay, na SoundCloud. Oo. Tapos, dun ulit tayo. Yun yung side B. Ayos. O sige, promote mo. Ano yung search nila? Polo P. Ayun. P-O-L-O space P-I. Huwag nyo dodoblin yung P-I. Ay, okay. Polo P. Okay. Facebook, Instagram. Facebook, Polo P pa rin. Instagram, Polo P pa rin. Okay. Tapos, 1096 YouTube. Twitter. May Twitter ka? Nahak yung Twitter ko. Bad trip. Bad trip. Ulit na naman. YouTube mo, again, and then YouTube ng 1096. YouTube ng 1096, yan, 1096 gang. Yan lang. 1096. Ay. Ano so, nga? Pagkita nyo ng mga music, kukain nyo para makita nyo rin yung mga nangyari. Yung mga dati. Bago yung... Sobra. Solid. Alamin nyo rin kung sino talaga sila. Solid. And yeah, 1096 gang, mapapanood nyo sa YouTube, mapapakinggan nyo sila sa Spotify at lahat ng digital streaming platforms. Lahat ng music nila, papunta na doon. Lahat ng music nila individually, papunta na doon. So abangan nyo lang. Abangan nyo lang. At nalabas na sa Spotify, paano pa kaya sa iba't ibang platform? Yeah. Magtutour tayo soon, pag wala ng COVID. Ayun nga. Ayun yung bala ko talaga. Mangyayari yun eh. Siyempre. Magkikita-kita tayo, yung mga nanood. Ikaw? Abangan mo kami. Pupunta kami dyan. Tapos sasabihin mo, kuya, napanood ko kayo nung sa podcast. Tapos andito na kayo ngayon. Ang saya. Di ba? Makikita nila tayo. Makapagpa-picture sila sa'yo. Oo, sunungan niya. Sup, dog rock? Tol, salamat sa oras. Salamat. I respect you, man. I love you. Salamat. Importante sa akin. Kayo, ikaw, si Lucy, si Goods, si Lakert, si Gecko, si Young Wise. Salamat sa inyo. Salamat din. Guys, kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng content, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, huwag niyong kalimutan i-like, i-share, mag-comment kayo kung sino yung gusto niyo na mag-guest ko rin dito, mag-comment kayo kung sino yung gusto niyo na makausap ko rin dito. Meron akong merch library, nagre-review ako ng local merchandise every Wednesdays and Saturdays, 8 PM din yon. Abangan nyo dito sa channel. Every Sunday itong podcast episode, mapapakinggan nyo sa digital streaming platforms, mapapanood nyo dito. Sobrang dami pang episodes na nakalipas na din. Panoorin nyo rin yon pag napanood nyo to at abangan nyo yung mga susunod. Ginagawa ko to para mas makilala yung mga taong kinahahangaan ko at kinabibiliban ko. Sinishare ko yung values na natututunan ko sa inyo na baka may makukuha rin kayo kagaya ko. Again, guys, kasama natin si Polo P and this has been another episode of Dog Brock Radio. Ako si Dog Brock, dito sa Dog Brock TV. Salamat, man. Salamat. Yo, what's up, cyberspace? Ako nga pala si Polo P. And you're watching Dog Brock TV.